idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulfo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Tulfo, matik sa kalam. Pasalamatan, you're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan, you're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang pati. Bag-asa ang iyong hatid dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapas tangan, hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan, dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat paulit-ulit, dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan no, need to say na sana all, meron tayong Rapi Tulfo, handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Tulfo. Kapatid, welcome po sa Maaksyong Edisyon ng Wanted sa Radyo, ang gagampi ng mga inaapi. At ngayon po ay March 22, ako po si Shari Roman. At babati na po ang nag-iisa nating action man and hari ng public service. Magandang hapon at mabuhay po, Idol Rapi Tulfo. Magandang umaga. Hindi ako nagkamali, umaga ang sinabi ko. Magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Sa mga sulok ng mundo, different time zone of course. Sa different countries, may mga Pilipino, OFW. Sumasaludo po ako sa inyo. At syempre sa lahat ng ating mga manggagawang Pinoy, magandang hapon po. At ano meron, Sherry? Idol Rafi, meron pong nais sumuko sa inyong tanggapan ngayon si Mr. Virgilio Villaflor, na isa, okay, isa pong jeepney driver. Narito po siya, si Mr. Villaflor, para sumuko po sa kaso na robbery with rape. At ito po ay sa Bacolod, Idol Rafi. Ito po at yung merong kanyang warrant. Meron po, Idol Rafi. Okay, so ayan, nice po niyang sumuko sa atin dito. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Sir Virgilio. At kasama niyo po sir, yung wife niyo. Sa magandang hapon po. Salamat po sa inyong tiwala. Teresa po. Si Ma'am Teresa po. Ma'am Teresa, siya yung wife. Tulad ng sinasabi ko palagi rito, kapalit ng inyong tiwala, sinisiguro ko po sa inyo na maging matiwasay po inyong pagsuko at wala akong mangyari sa inyo at hindi ko ay masasaktan. Kaya nga yung po. Yung importante. Pupunta sa iyo, sir. Yes, sir. Meron kayong gustong sabihin, sir, bago namin kayo turn over sa ating PNP Mandaluyong. Although ito'y, ang warrant ay galing sa Bacolod. Po, Bacolod. Yung pong Mandaluyong PNP ang magkukustody sa inyo, sir. And then kayo po ay i-deliver doon sa Bacolod, sa korte na nag-issue nito. Anong gusto niyo sabihin, sir, bago ang lahat? Sir, paano kung makula ko na hindi ko ginawa yung kaso na yan, sir? Hindi niyo po ginawa ang kaso. Well, meron pong warat, galing po sa korte. Doon na lang po siguro sa korte pag-usapan yan. May abogado na po kayo. Meron na po doon, sir. So, hindi na ako nakapakita doon dahil tinutugis ba ako nila? Tinutugis, of course, kasi po, siguro hindi kayo makita-kita. Kaya, yun, naging wanted kayo. Sir, yung non-bailable offense to, ano, kasi rape.
So kasi kung ito po ay bailable offense, magpapiyansa po kayo, karapatan niyo po yun. Pero kung nakalagay dito no bail, hindi ko naman nakita, no bail ba ito? Meron po. No bail? Recommended? Of course, hindi po kayo makakapag-bail habang nilitis po yung kaso, kayo po ay nasa custody ng BGMP. Okay. So, meron naman po tayong tinatawag na public attorney's office. Kung wala kayong kakayahan ng private lawyer, yun pa po mag-provide sa inyo. Na yung sinasabi niyo po, hindi niyo po ginawa, then sa korte niyo na po sabihin yan. Okay? Napa. Sige po. May gusto sabihin si Mrs.? Eh, hindi pa po lumabas yung warrant, sir. Tinutugos na po siya ng mga pulis at mga civilian. Kasi nga po, pinalabas nila na may patong siya na 250,000. Oh. Pero tulad ng pangako ko po sa inyo, dahil po sa inyong tiwala, sisiguraduhin ko po na safe po kayo, makarating kayo dun sa korte. Opo. Na kung saan yung warrant na ito ay nagmula hanggang sa kayo po ay makusto din ng BGMP. Marami po sanang magtistigo niyan po. Kaso, nang nalaman nila na pulis yung kalaban, si Atrasan po. Robbery. So, ano ra po yung ninakaw ninyo? Wala, sir. Yung sabi nila, cellphone po at saka pira at saka kwintas. Hindi naman cellphone, po na po. Pera, kwintas. Na ang may-ari ay babae? Opo, sir. Tapos, sa sinabi sa kaso ay nirape niyo po yung opo, ninakaw niyo. Opo, sir. Opo. Ay, nakikinig po yung biktima. Nakikinig lang po. Okay. Para maging patas din tayo, since nagsasabi kayo na hindi po nangyari yon. Hindi po, sir. Ayaw magsalita ng victim. Kasi po, sir, nung araw na yon, tiro niya po ako na ako yung nag-rape sa kanya doon sa station na po kami, sir. Ngayon, sabi ng ni Pio po rin doon, sabi niya, sigurado ka ba na siya ang nag-rape sa'yo at nag-hold up? Sabi niya po, opo, sir. Possibly identified naman po pala kayo. Hindi okay po, sir. Eh, ngayon, sinagot ko sa sir na kung sigurado ka na akong nag-rape sa'yo, kung pwede, magpa-doktor tayo bukas. Ayaw niya po, sir. DNA? Opo, oh, sir. Hindi, ayaw niya. Okay. Well, yan po sa presentation of evidence. Pwede humaisali yan. Pwede niyo po mabanggit sa inyong Paul lawyer. Malaking bagay po yan. Na yung paghamon ninyo po na magpa-DNA test. Opo, sir. Siyempre, pagka nirape po yung isang babae, especially kung may nangyari talaga, pumasok, nagkaroon ng penetration and opo, all, sir. Eh, makukuha sa DNA test. Opo, sir. Pero may pagkakataon naman po kayo nung sa prosecutor's office pa lamang para sagutin. O, ba't ninyo po sinagot? Pupunta po ako dyan, sir, kaso nung huling tawag ni attorney sa akin na pupunta ako sa Station 7, mag-voluntary surrender ako doon. No, ang ibig sabihin, kasi sir, bago ito nagka-warrant, nagkakaroon po ito ng hearing sa piskalya, sa prosecutor's office po. At kayo po ay masasabina. At doon po sa sabina, may kita po doon yung complaint, specify po doon, and then may karapatan po kayong sagutin yon o hindi nyo po sinagot. Eh, yung problema po, sir, wala kami natanggap na subpoena eh. Ako po. Mula nang nilaglag po nila yung warrant, wala po kami natanggap. Ever since? Opo. Okay. Then, yan po ay pwede nyo sabihin din po sa korte. Malaking bagay din po yan na wala kami natanggap na subpoena, kaya hindi na kami kakaroon ng pagkakataon na para sagutin yung opo, mga bintang, aligasyon, etc. So, pwede nyo pong banggitin yon. Magkakaroon po ng investigasyon. Tawag mo si Garrett para magtanong lang tayo. This is something a lot of people will be interested in. Because this is not the first time na nakarinig ako na hindi nakatanggap ng warrant yung accused. I mean, hindi nakatanggap ng subpoena yung accused. At ang sunod na lang niya natanggap ay warrant. So, hindi siya nagkaroon pagkakataon para sagutin yung paratag sa kanya. Di ba? Although, I'm not saying na he's telling the truth. Maaring hindi siya nagsabi ng totoo o maaring nagsabi siya ng totoo. Pero marami na akong na-encounter na ganitong klaseng mga insidente. Sa totoo lang po, sir. Ngayon lang namin nakita yun. Dito lang po sa inyo. Paano po nalaman na may warrant kayo? Ba't kayo na sumurender?
Nang pumunta po kami dito, chinek po ng staff ninyo na tawagan po yung station doon sa amin. Pumunta kayo na kusang sumurender dahil alam niyo po na may warrant na kayo. Opo. Paano niyo po nalaman na may warrant kayo? Tinawagan po niya yung kapatid niya doon sa Bacolod. Okay, at sabi may warrant ka. Opo. Tapos chinek namin. Opo. Okay, Attorney Garrett. Yes po, sir. This is not the first time I've heard stories like this. Na hindi nakaroon ng pagkakataon sagutin ng isang accused yung allegation laban sa kanya sa level pa lang ng fiscal prosecutor. Gulat na lang siya at meron siyang warrant. Why does this thing happen? Usually po, Sen, ginagawa po yan, nangyayari po yan kapag doon po sa investigation form na pinipirmahan ng complainant or ng law enforcement, maling address po yung nakasulat. Hindi po yun yung tamang address ng respondent. Kaya tumutuloy po ang preliminary investigation nang hindi po siya nakaka-receive ng subpoena. Okay, so pwede niya ipakita and later on sa korte yung address niyang tunay plus yung address na kung saan, kung ano yung meron doon yung prosecutor's office. Yes po, Sen. Kailangan po pumunta po ng korte tapos mag-file po ng tinatawag na motion for reinvestigation. Normally, Sen, prohibited na po tong motion na to to avoid delays. Pero in cases po na walang due process dahil tulad piskalya, yes, at yung tunay niyang address ay iba. So yun yung sinasabi mo na pwedeng i-consider yan ng judge at ibabalik ulit sa piskalya para magkaroon siyang pagkakataon dun sa fiscal level pa lamang na masagot niya kung ano man yung mga allegation against him. Sige na po, kahit na anong paliwanag niyo bibigay dito, sir, there's nothing more we can do. Kasi sabi nyo, surrender kayo. Kami po, ipoprocess lang namin surrender nyo. Wala ko kami magagawa. Kasi ito po, galing sa korte. Okay. So, ipapapasukin na po namin yung mga police para ma-turn over na po kayo. Meron kayo mensahe para kaysa... Sir, baka sa pagdating ko sa ano, sasaktan nila ako, sir. Yun nga po ang sabi ko kapalit, sir. Pag surrender sa akin, sinisiguro ko walang mangyari sa inyo. Mrs., gusto mo mong last word, mag... mensahe ka sa kay Mister? Wala. Tiwala na po tayo kay Sir. Nag-aantay lang po kami ng resulta po. At saka, hindi mo naman ginawa yan eh. Pinagbintangan ka lang naman eh. Again, ma'am, sa korte nyo lang po ipaliwanag yan at magkakaroon po kayo ng abogado at yung abogado po ang siyang pagsasabihan nyo lahat ng mga hinaing ninyo at yung abogado ang magagawa ng motion sa korte tulad sinabi ni Attorney Garrett na explain nyo ng kanina yon. Okay. Sa ngayon, proseso po ito, may warrant, kailan ma-serve po ito at salamat po sa pagpunta nyo dito. Okay. Kasama natin hindi ito police ng Bacolod kundi police Mandaluyong pinakamalapit. Okay, mga warrant officers sila. Sila ay sina Police Staff Sergeant Renesar Robles, Police Staff Sergeant Emmanuel Ramos, and then Police Staff Sergeant Rafael Calion. At arresting officer ay si Police Captain, yan, Glenzor Vallejo, Chief Warrant Section Mandaluyong PNP. Captain Vallejo, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa inyo, sir. Salamat po sa pagpunta, Captain, sa maiksing panahon na biglang pagtawag namin sa inyo. Opo, sir. So, anong magiging proseso? Pakipaliwanag po sa kanya, sir. Kayo po ay taga-Mandaluyong dito and then yung warrant po ay nanggaling po sa Bacolod. Yes, sir. Ganito po yun. Itong warrant po ni Mr. Virgilio Villapro po ay aming... isi-serve po at matapos po itong i-serve ng amin ng Mandaluyong warranted sa Pina Section ay agad po naming iimpormahan yung concern na court po na
para po sa issue po nila ng commitment order. Ganun din po ang yung ating PNP doon po sa may pinaga sa may Minoyan, Occidental Mindoro, sir. Okay. So, yung pagta-transport po sa kanya from here going there, paano po maging sistema niyan? Yes, sir. Pag naka-receive na po kami ng commitment order po galing po ng Bacolod Court po ay... Itong branch 46 ng Bacolod City, pag na-receive kayong commitment order, ano po mangyari, sir? Yes, sir. Amin po siyang agad na iti-turn over po doon sa pinakamalapit po na jail facility po natin doon. Ita-transfer niyo po. Sasamahan niyo po. O hintayin niyo yung mga taga-Bacolod PNP ang pupunta rito para magkaroon ng turnover dito at dalhin siya doon. Pwede po. Close coordination na lang po kami sa kanila, sir. Okay. Tulad ng ginagawa ko dati rito, sir, kayo po ay magbibigay ng inyong commitment sa akin na walang mangyayari sa kanya. Opo, sir. Sinisiguro po namin, sir, na wala pong mangyayari kay Mr. Villapolo. At kung sino man po yung police na ipag-turn over nyo sa kanya sa Bacolod o kung kayo po ay pupunta sa Bacolod, siguraduhin nyo po doon sa iti-turn over nyo sa kanya na police warrant officers o kung sino pa man ngayon hanggang sa makarating sa korte, siguraduhin niyo po na hindi siya masasaktan. Opo, sir. Makakaasa po kayo na amin siyang pangangalagaan po, sir. Ayun. Yun po yung kapalit ng kanyang tiwala sa akin. Dahil kapag meron pong nangyari sa kanya, it will be something na I'll take personally. Ako po ay sasama ng loob at I will raise hell na managot ang dapat managot. Kasi ayoko'y marinig na nang agaw ng baril. Wala pong ganun, sir, ha? Opo, sir. Hindi po mangyayari, sir. Ayoko marinig na nagbigti. Opo, sir. Wala rin po, Kap. At ayoko rin marinig na tumakas kaya binaril namin. Wala rin ganun, sir. Wala pong mangyayari ganun, sir. Okay, very good. Yun na po. Kasi iniwasan ko po yung mga ganung klaseng senaryo in the past. So, sir, ayan na po. Napakagandang assurance at mga kaibigan ko po ito sa Mandalay PNP. Napakabait po yung mga ito. Sir, yung ano ko lang ilang buwan kaya ako dito, sir, ma-ano? Yan, hindi ko na po alam. Nasa korte na po yan. Kasi po, sir, yung pamilya ko po andito din. Baka pwede, sir, hingi lang kami ng tulong ng pamasahe nila para makauwi sila sa amin. At pamasahe po, Nino? Ang misis ko at yung mga anak ko, sir. Wala kayong pamasahe? Wala na po. Bakit wala kayong pamasahe, ma'am? Papuntang Bacolod. O, di, tatawagan natin yung DSWD. Okay? Yung DSWD, may programa yung DSWD. Yun balik po, balik probinsya, meron sila. Tutulong po kami, bahala na po ang DSWD sa inyo. May contact tayo doon, mag-provide lahat ng kailangan yung pamasahe and all. Okay? Sige, sir. Good luck na lang po sa inyo, sir, Mr. Villaflor and Mrs. Maraming salamat, sir. Magandang hapon po. Sige po, ayan, sir. Doon nyo lang po pusasan sa labas, yes, at basahan nyo po ng Miranda rights. Salamat po, Captain, ha. Thank you, Captain. Thank you po sa inyo. Nakabody cam pa. Yan ang gusto ko. Yan ang pulis. Opo, nakabody cam. Oh, see? Kompleto, Ricardos. Okay to, Mandaloy yung PNP talagang. Opo, kaibigan talaga natin. Noon pa man, magaling to. Opo. Opo. Salamat, sir. Magandang hapon po. Thank you po, Captain, ha. Thank you. Yes, sir. Thank you. Okay, Idol Rafi. And maraming salamat na rin po, Idol Rafi. Nasa kabilang linya din po natin si Captain Andy Ofalia, ang Station Commander, Station 7 ng Bacolod City Police. Maraming salamat po. Dito nandiyan po si Captain, ano? Yes, kausapin ko. Opo, Captain Ofalia, Idol Rafi. Ayun pala, siyempre. Yes. Captain Ofalia, magandang hapon po, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Opo, yung napaglabasan ng warrant of arrest po dyan sa Bacolod, Branch 46, ay nandito po sa amin, tinurover na po namin, sumurrender ka sa amin, tinurover po namin sa Mandaluyong PNP. So, pagdating po dyan, yung itong suspect ay matiturnover sa inyo. So, gusto ko po ng commitment ninyo na wala po mangyari dito po sa na-issue ng warrant, Captain. Yes po, sir. Garantisado po yan. Walang mangyari sa kanya, sir. At kapag may nangyari po sa kanya, alam niyo na po, ang sinasabi ko palagi dito, manggagaliti po ako at pag ako'y nanggagaliti, meron at meron po managot. Yes po, sir. Garanti namin na walang mangyari sa kanya po, sir. Ayun. Yan lang po. Salamat, Captain Andy Ofalia, sir. Station Commander, Station 7, Bacolod City PNP. Mabuhay po kayo, Captain Ofalia, sir. Yes po, sir. Thank you. At sa programa niyo, sir, na at least na tutulungan kami na maganap yung trabaho namin, sir. Thank you po. Thank you, sir. Sabi ni Genghis, alagang-alaga ang kriminal na yan. Unang-una, Genghis, hanggat hindi pa napatutunayan sa korte,
hindi pa natin alam. Now, let's just be fair. Kasi mayroon siyang allegation na hindi niya natanggap yung warrant. Very, yung ano, sa Pina, very common po yan. In fact, I myself, many years ago, kaming tatlo magkakapatid, si Ben, Erwin, and I, yung T3 days, yes po, dinimanda kami. Dinimanda kami nung isa sa mga nabanggit sa programa. Hindi po namin natanggap yung ano, yung subpoena. Opo. Nagulat na lang kami, meron na kaming warrant. Nangyari po mismo sa amin yan, kaya niniwala ko sa na meron, there's such a thing. Opo. Maraming beses, yung iba sinasadya, yung iba maaring hindi, honest mistake. Mali yung address na, sir. Maling address na ibinigay. Opo. Kaya hindi nagkaroon pagkakataon yung suspect na sagutin. Hindi po namin inalagaan. Sumurender po sa amin dito yung suspect natural. Kapalit ng kanilang tiwala. Kaysa naman di sa sumurender. Kaysa naman magtago siya forever. Tama na ngayon at siya sumurender para isailalim niya yung sarili sa proseso at maging saklaw na siya ng batas. Yun po yung tama. Di ba? Yun yung tama yung ginawa niya. And in return, we have to protect him from harm. Dahil yun ang natatakot siya na baka may mangyari sa kanya. Mm-hmm. Yun yun. Okay? Very clear tayo dyan. At meron pa isa magsusuko. Back to back din to. Sige. Idol Rafi. Kung baga may isa pa pong susuko, si Junjun Kim, no? 20 years old. Isa po siyang estudyante. At narito po si Junjun upang sumuko sa kasong rape, Idol Rafi. Sa Valenzuela po ito. Idol Rafi, ito po yung warrant. May warrant po. Sa okay. Kanya. Sa Valenzuela po. Junjun Kimno, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, Sir Rafi. Kasama mo yung mother mo? Hindi po. At tita. Actually, tita po. Okay. Meron kang warrant dito mula sa opo. Branch, ano to? 284. Papa. Valenzuela City. Alam mo na may warrant ka? Apo. Hindi, actually po, hindi pa po. Kaya po, nung Monday po, ano po, nasa work po kasi ako nun, Sir Rafi. Natakot po ako nun eh. Nalaman mo na may warrant ka? Hindi po. Minagahanap po sa akin. Minagahanap sa'yo? Pinagtatanong-tanong po. Okay. So, hindi mo alam na may warrant ka? Hindi pa po. At, kaya po, hindi na po ako umuwi nung gabi na yun. Kasi natakot po ako eh. Natakot na po ako. Ikaw ba ay nakatanggap ng subpoena? Meron po, pero matagal na po. Okay. At least ito. Apo, alam ko na siya, yung isa wala. So, doon sa subpoena, nagkaroon ka ng pagkakataon na sagutin yung allegation laban sa'yo. Apo. Okay, so may abogado ka naman? Meron naman good. Na po. So, wala, mas madali ito. May abogado siya, Pau, lawyer. Hindi po. Ay, Pau po. Okay yun. Okay, mga taga-Pau. Okay, so nandito ka para sumarender. Tama yung ginawa mo. Eh, kaysa lang magtago ka. Apo. Wala naman po akong balak magtago sa kanila. Actually, kinabukasan po noon, Martes po. Pumunta na po ako dito para sumurrender sana. Kaso nga po, wala po kayo. Okay, sige. Pinabalik po na lang po. Meron ka mensahe, tita, bago namin siya turn over sa PNP? Sana po, kasi wala po siyang magulang. Nasa ano po eh. Nung March 7 lang, umalis yung mama niya. Tapos yung papa niya nandun din sa abroad. Kaya sila, ako yung ano niya, ako yung guardian niya. Iniwan sa akin na ganyan ang kaso nila. Kaya ako po yung magpapaluap. So, inaano ko yung batang-bata pa kasi siya eh. Okay. Anyway, pwede niya sa dalawin sa Valenzuela PNP. Yes, sa presinto, libre man ho kayo madalaw siya. Karapatan niyo po yung madalaw siya habang siya po yung nasa kustodiya. Habang nilitis yung kaso, pwede naman siguro kayo magdalaw-dalaw. Depende po siguro sa judge din yan. Ano po? Yes, okay. Junjun, meron kang gustong sabihin bago namin kayo turn over sa PNP? Valenzuela? Maraming salamat po sa inyo, Sir Rafi, dahil sa inyo ako tumuloy at sumuko po. Natatakot po talaga ako dun sa amin. Baka ano po kasi anong mangyari sa akin okay. Sa pamilya ko. At nandyan si alias Marie. Marie, alias lamang po ito, hindi niya tunay na pangalan. Okay. At gusto niyang okay sa kanya magsalita. Yes po. Alias lamang, Marie, magandang hapon. Magandang araw po, Sir Tolkien. Andito po si Junjun Kimno at
sumuko po siya dahil itong warrant lumabas na. Ano pong gusto niyo mensahe? Meron kayong gusto sabihin? Miss Marie? Meron po. Itutuloy ko po. Okay. Meron kang gustong sabihin sa kanya, ma'am? Meron po. May nagtitikta kasi. Magawa na ba? Mag-surrender na po. Kasi po, ilang araw po kayo sa inahat ng police po. Naradakos po kasi ako nung araw po na hindi po siya mahanap sa bahay nila. Okay. So habang nasa labas siya, habang hindi pa siya nasa kusunod ng mga police, natatakot ka, natural lamang po yan. Ngayon po, makatuloy na po kayo na mahimbing, Miss Marie, dahil siya po ay nasa kusunod ng mga police at hindi na siya makakawala at Nobel po itong kaso niya. Kaya hindi na siya makakapag-gala-gala habang nilitis yung kaso. Salamat po. Ano po? Si Miss Marie pala ay 18 years old at grade 12 student. Actually po, magkakilala po kami. Huwag ka magbanggit ng eskwelahan. Apo. Magkakilala kayo. Po. 2 years na po kami magkaklase. Okay. Yun lang po. Yun lang. Magkakilala kayo 2 years magkaklase. Stop. Kung may masama po kong intensyon sa kanya, sana mamatagal na po kasi lagi po kaming umiinom sa bahay. Actually, ano po, last December lang po, bagong may nangyari. Kung matagal na, kung may intention po ako sa kanyang masama, di sana po, doon pa lang po sa bahay namin. Sir, explain ko na, without knowing kung ano yung napaloob sa reklamo niya. Apo. Ito ay general lamang. Apo. Kahit na matagal na kayo magkaibigan, magkasama, nagiinuman kayo, and then dumating yung punto na gusto mo siya i-sex, at sinabi niya, no, pinilit mo, rape yun. Kahit na mag-asawa kayo, okay? Then sinabi ng ni Mrs., ayoko, pinilit-pilit ni Mr., ayoko, nagpapalag si Mrs., pwedeng rape yun. Hindi, kaso hindi ko po siya pinilit. Well, siya po, yung prosecutor po sa amin, tinanong po siya, si Rapi, na kung nakakbay po ako sa kanya bago pumunta sa hotel. Siya nang po mismo nagsabi na hindi po. Wala po. Tsaka naghati pa po kami sa bayad ng hotel po. Ano po? Naghati pa po kami ng bayad sa hotel. Yung check-in daw po, sir. Yung check-in po. Kasi 2 hours po. Tinanong ko po. Bago po kami pumunta doon. Okay. Alam niya po. Now, kung totoo yan, sir, pwede mo puntahan yung hotel. May record naman sila doon. May CCTV. Magagamit mo yan sa depensa mo. Sasabihin mo sa Paolo yan. Very interesting po yan. Yung sinabi mo, naghati pa kayo sa bayad sa hotel. Apo. I don't know how the judge will appreciate that. Nasa appreciation ng judge yan. Tapos may CCTV, malalaman naman kung, diba? Apo. Na kusa, sumama doon, etc. etc. Apo. Nasa judge na po yan. Bahala na po yung judge. You have to get a good lawyer. Apo. Lahat na mabinanggit mo sa amin, ikwento mo yan. Apo. Bakit? Hindi ba na ano? Hindi na i-depensa ng tama ng inyong lawyer? Kasi kung lahat mo sinasabi mo yan, sana doon pa lamang sa prosecutor's office, na-dismiss yung kaso. Ayun nga pa, yung ko lang. So, mahina yung lawyer mo o ano? Diba? Kasi sir, kung totoo yung sinasabi mo, doon pa lamang sa prosecutor's office, binagit na sana lahat yan, nagpresenta kayo ng ebidensya, and then sa fiscal's office pa lamang, o pwede niyang i-dismiss, o for further investigation, pwede sabihin na ano, na iset aside niya muna for further investigation. Meron po ako dito sa Rapi Awak na ano, yung resulta po dun sa ano, sa tag dito sa may prosecutor po. Well, kahit na pakita niyo po sa akin, wala na pong saysay yan, sir. Like again, sabi ko dun sa nauna sumunod dito, there's nothing we can do. Ang ginagawa lang namin dito, ipaprocess po inyong pagsuko para maging matiwasay at mawala yung kaba nyo. Ito walang mangyari sa inyo. Now, yung mga sinasabi niyo po sa akin, sabihin niyo po sa lawyer ulit yan, mag-MR kayo, etc. Diba? Okay. Pero sana, sir, yung mga sinabi mo ngayon, nasabi niyo sa lawyer niyo at doon sa lawyer, nag-counter sa affidavit, dapat na-dismiss na kung talagang wala siyang nakitang dahilan, probable cause para iakyat sa judge. So, balikan niyo po yung lawyer niyo. Yun lang. Okay. Tawagin natin yung arresting officers po, Idol Rafi. Arresting officers. Sa pangunguna po ni Police Lieutenant Ronald Bautista, ang chief po ng warrant and subpoena section ng Valenzuela PNP. Kasama niya po, Idol Rafi, si Police Corporal Colin Primo, Police Corporal Roland Benaventura, and Police Chief Master Sergeant
Noe Salvedar. Ayun, pasok po kayo. Welcome po, welcome. Teniente Bautista, papasukan sila. Yung isang magbibideo, very good. Okay, sige, good. Magbideo po kayo, sir. Okay, gusto ko yan. Yung PNP natin, magbibideo. Yan, paano nakabody cam siya? Apo. O, di ba? Okay. Salamat po sa pagpunta, Teniente Bautista, sir. Thank you, sir. Okay. Meron po kaming hawak na warrant at meron din po kayong hawak na warrant. Meron ano po? At ito na po si Junjun Kimno, kasama po yung tita niya at yung pong complainant ay nasa kabilang linya din. So paano po maging proseso nito, Teniente? Oh, by the way, salamat kay Police Corporal Colleen Primo, Police Corporal Roland Buenaventura at Police Chief Master Sergeant Noe Salvedar na lahat sila nandito sama-sama para ma-serve ang warrant. Okay, paano maging proseso nito, Teniente, sir? Bali po, sir, after po ng program nyo dito, sir, dadalhin po namin siya sa Valenzuela City Police Station po. Okay. Ipoproseso po, kukunin siya ng mugshot, tsaka po fingerprint. Mm-hmm. Gagawa po kami ng report namin sa pagkaka-aresto sa kanya. Then po, ire-report namin sa Branch 284 ng Valenzuela RTC na okay. Ito po si Kimno is na-aresto na po. Okay. Para makapagpalabas po ang court natin ng commitment order, mailipat po siya sa BJMP ng Valenzuela. Then, mag-start na po yung hearing yan. Ayun. Very detalyado itong pagbangit ni Teniente. Alam na alam niya. Sanay na sanay ang palitong si Teniente. So, Teniente, tulad ng sinasabi ko dito palagi sa mga sumusuko, kapalit ng kanilang tiwala, ayoko pong may mangyari sa kanya. Ay, opo, maasahan niyo po, sir. Oh, wala pong, ulitin ko lang litanya, sinasabi ko palagi to, hindi po siya mabubugbog, hindi ko mabalitaan siya ng agaw ng baril. Ay, wala po, sir. Sa Valenzuela po, sir, sa pamumuno po ng Chief of Police namin na si Colonel Destura, okay. Maayos naman po ang mga wala tayong mabalitaan na siya ay nagbigti, nagpakamatay. Ay, wala po, sir. Wala tayong mabalitaan na siya ay tumakas, kaya pinagbabaril, namatay. Wala po, sir. Or binugbog ng kanyang mga kasama sa loob ng preso. Wala po, sir. Kasi po ang jail namin, sir, may CCTV. Okay. 24 hours po, namomonitor ng Tactical Operations Center namin at ng Chief of Police po namin. Nako, sa Pandibulacan PNP, bulok. May CCTV pero maiksi lang daw. Yung mga nakabonet gang ng mga polis. Ang galing tong ano, Valenzuela. Ang galing ah. Hindi nga. Sino ang pangalan niyo? Banggitin mo yung chief niyo. Ah, si Police Colonel Salvador Destura Jr. po, sir. Colonel Salvador Destura. Saludo po ako, sir. Ang galing. Ah, so yung CCTV tuloy-tuloy. Opo, 24 hours po, sir. 24/7 yan. Yes, sir. Opo. Hindi maiksi. Sa Pandibulacan, maiksi lang daw. Kaya hindi rin na-cover yung mga kaganapan. Mga operation. Sir. Operation. Hindi, yung pagpunta ng ano, pagpunta operation ng yung victim, di ba, eh, na binugbog nila sa loob ng police station, wala na silang, ano doon, video. But anyway, sige po, Teniente, yes, sir. Ginagarantihan niyo po pala yung kanyang safety? 100% po, sir. Safe siya sa amin. Ayun. Okay. So, meron kang habilin sa iyong tita bago namin kayo turn over sa PNP? Sa tita mo na lang. Okay na po. Ikaw tita, walang... Okay na? Okay. Sige, sir. Doon na lang po ninyo posasan sa labas. Sir, po, sir. Okay. Sige. Okay na po yan, sir. Thanks. Salamat po. Magandang hapon po. Magandang hapon, salamat tita. Po, sir, ma'am. Salamat, sir. Oh, Junjun. Thank you po, ha. Valenzuela PNP, saludo po ako sa inyo. God bless po. Again, maraming salamat po sa Chief of Police po ng Valenzuela, si Police Colonel Salvador Salazar. At salamat na rin kay Miss... Opo, good luck na sa iyo, Junjun. Miss Marie? Hello po. Okay. Makakatulog ka ng mahimbing tulad sinabi kanina. Magpapanatag ka na. Nasa kustudiya siya ng PNP. Wala nang paraan na para siya ay makatakas pa kasi makita ang pag-alagala sa kalye diyan kasi Nobel yung kanyang warrant, yung kanyang kaso. Maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon, Miss Marie. Ingat po kayo. God bless po. Magandang hapon din po. Yes, salamat. Ma'am. Okay. Newspeak muna tayo. Salamat po, Idol Rafi. At oras natin, 2:33 ng hapon, mga kapatid. At ang oras po yatid sa atin ng Move It, Discarding Tapat, and Family Rubbing Alcohol. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. And ang programang ito ay hatid din po sa atin ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. And mapapasummer ride and drive po more ka talaga with your family and barkada when you win 20,000 pesos worth of fuel for four wheels. 10,000 pesos naman po
word of fuel para po sa mga motorcycle. Mas pinasaya po ang summer trip dahil may bonus prizes po na 3,000 pesos po na food vouchers and 5 customized jerseys for your group. At hindi lang isa ang mananalo kada buwan, kundi apat. To join, download the Clean Fuel Rewards app and use it whenever you gas up. The more you gas up, the more chances for you to win. At ang programang ito ay hatidin po sa atin mga kapatid ng Samsung Plus Herbal Capsule Gold na mabibili po sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. 2:34 ng hapon, dyan lamang po kayo. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Binatilyo pa lang ako noon, madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Isuzu Travis. Transcend your business. Totoong balita, totoong kwento. 92.3 Radyo 5 True FM. True News Update. Narito ang Radyo 5 True FM News Update. Nagpaalala ang Manila International Airport sa mga pasahero na pumunta na sa terminal 3 oras bago ang biyahe kung international flight at 2 oras naman kung domestic. Sa harap ito ng inaasahang pagdagsa ng mga biyahero sa airport dahil sa pagpasok ng Semana Santa. Sabi ni MIAA spokesperson attorney Chris Bendijo, inaasahan nila na aabot sa 1 milyon ang pasahero sa airport. Kaya naman pinaghahandaan na ron nila ito sa pamamagitan ng pagtitiyak na ayos sa mga genset sa pasilidad. Nais daw kasi nilang makatiyak na tuloy ang operasyon at hindi maantala ng dahil sa supply ng kuryente. Nilinis na rin daw ang runway para makaiwas ng delay sa flights at pinagbawalan na ang mga personnel na mag-leave para mabigyan ng assistance sa mga pasahero at maiwasan ang mahabang linya. Paalaala rin ito sa mga pasahero na i-check na ang website ng airport para malaman kung ano-ano ang prohibited items. Madalas daw kasi na ang pag-reject sa mga luggage ang nagiging sanhi ng matagal na pag-check-in. At yan ang balita. Ako si Arnold Ray para sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Totoong balita, totoong kwento. 92.3 Radyo 5 True FM. True News Update. Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Isuzu Travis. Transcend your business. Si Luis Manzano to sa Ikaw ang Star Game Show with a star for all seasons, Vilma Santos. Ang tanong, anong corned beef ang mas star sa Beefy Sarap versus the leading corned beef brand based on moms from NCR? Star corned beef! Eh, yung mas star sa sustansya versus leading corned beef brand with vitamins A, B3, B1, B6, at B12. Star corned beef pa rin! Star! Ay, momski! Teka, ano'y kinakain mo? Yan ba ay star corned beef? Star sulit, kaya try nyo na! Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Ang mura naman! Dito ka na, sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Luis Manzano to sa Ikaw ang Star Game Show with a star for all seasons, Vilma Santos. Ang tanong, anong corned beef ang mas star sa Beefy Sarap versus the leading corned beef brand based on moms from NCR? Star corned beef! Eh, yung mas star sa sustansya versus leading corned beef brand with vitamins A, B3, B1, B6, at B12. Star corned beef pa rin! Star! Ay, momski! Teka, ano'y kinakain mo? Yan ba ay star corned beef? Star sulit, kaya try nyo na! Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin.
Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman! Dito ka na. Sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Rafi Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Okay, nagbabalik po ang Wanted sa Radyo, ang kagampi ng mga inaapi. At ngayon naman po, Idol Rafi, meron po tayong special na guest sa ating tanggapan. Idol Rafi, siya po ay isa sa mga naparangalan sa Esquire Trailblazer. Esquire. Trailblazers List 2024, 60 plus movers and shakers in the Philippine startup ecosystem. Idol Rafi, ang guest po natin ngayon, ang general manager po ng Move It, si Mr. Wayne Jacinto. Magandang hapon po, Sir Wayne. Mr. Wayne Jacinto. Magandang hapon po. Welcome to the show. Sen Idol, Shari. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng programa niyo po. Ang Move It po ay bagong motor taxi ngayon dito sa Pilipinas. At bago pa lamang kayo, nabigyan na kayo ng parangal ng Esquire Trailblazers this 2024. Kahangahangan po yan talaga. So, at ang tanong ko ngayon, sir, ano yung may offer nyo sa mga kliyente, yung mga nanonood at nakikinig natin sa ngayon, na para kayo po yung makapag-compete, kasi marami dyan. Kayo, ilan kayo dyan ngayon nasa market? I'm not gonna mention. Iba yung iba. Eh, tatlo, malalaki at matagal na. How would you compete with them dito sa napakalaking market? Sige. So, Sen Idol, hindi ako sanay na Sen Idol. Pero Sen Idol kasi sa totoo lang, no, ang Move It, isang homegrown na motorcycle taxi company, no, na isa sa mga nabigyan ng pagkakataon ng DOT-RTWG na makapag-operate. No. Sa amin kasi importante yung malasakit. No, malasakit hindi lang po sa aming mga rider, no, malasakit din para sa aming mga pasahero. At dahil din sa malasakit na yan, no,
tinitiyak namin na ligtas lagi ang kanilang paglalakbay, no? Yung mga pasayor na we want to make sure na bawat biyahe nila, sigurado naman po na pag-uwi nila sa bahay ay buong-buo sila. So, katunayan po, recently nag-launch kami ng isang programa, Malasakit sa Biyahe, wherein we make sure talaga na yung mga riders namin well-equipped in terms of safe riding. So, yun po, isa sa mga advantage siguro namin, yung continuous training. Ayun. Mm-hmm. Okay. At sinisigurado namin talaga na ligtas sila. So, ibig sabihin sa Move It, hindi lamang yung kapakanan ng mga rider ninyo ang inyong, of course, tinitingnan, kundi kapakanan lalo na ng inyong mga pasahero. Opo, yun po ang number one talaga sa amin, ang kapakanan ng aming mga pasahero. And then continuous po yung training nyo sa mga rider para makapagbigay sila maayos na serbisyo sa opo, mga pasahero. Opo. Kung namamonitor nyo po yung mga hearings namin sa Senate, several months ago, meron pong nareklamo na isang rider na ng rape ng pasahero. Ano po yung reaction nyo? Ito ba? Hindi namin maririnig sa Move 8. Sinisigurado po namin na hindi. No? So aside po dun sa mga trainings namin, no? Yung mga continuous na training namin, meron kami mga online training na kinoconduct din. Sa amin po kasi may safety features din po yung aming app. Mm-hmm. No? Meron kaming SOS o emergency button na pwede gamitin ng ating mga pasahero para lang siguradong ligtas. At higit po dyan, SOS. Meron po. May safety button po kami. Tsaka meron kami Share My Ride. Ano po yung safety button? Ano po siya? Yung safety button po, in case of may mga emergency tayo na hindi natin inaasahan. Halimbawa lang po, medyo biglang liko, no? Biglang liko itong si rider. Meron pong special button doon na pag-press mo, pupunta po yan sa center namin para malaman na teka lang, yung pasahero natin may problema yata. And we'll make sure na makapag-responde agad kami dun sa pasahero. Yan ang gusto ko. Ibig sabihin, monitoring meron. Meron po kami monitoring. For the safety and convenience of the passenger. Of the passenger po. Oo. Ayun. Okay. Matanong ko lang, paano po naisipan itong ganitong klaseng negosyo? And before sa Move It, ano po yung inyo pong negosyo noon o kung meron man? Okay. Before po sa Move It, Idol, nasa Grab po ako. Ah, okay. Grab Philippines. So, as a matter of fact, nakapag-guest na rin ako before when I was still with Grab. Ako po yung normally sa drivers. So, parang naalala nga kita. Oo. Nakasama ko. Oo nga, dito. Yes, yung pinaparangalan natin yung mga... driver. Oo, yung mga tawag natin dito is mga ano ba 'to? Gawad katapatan. Parang gano'n, oo, yes. Yung mga nagsusoli ng mga grab heroes. Okay. Yan, oo. Ah, Grab Heroes, yes. Yan. Doon po ako dati, no. And dahil nga po siguro doon sa aking kagustuhan talaga makatulong, no, sa ating mga drivers and ngayon sa ating mga riders, kaya po talagang pumunta ako dito sa Move It para makapaglingkod. Okay. So in short, well screened po yung inyong mga rider. So paano po kayo pumili ng inyong mga rider para masiguro na karapat-dapat silang maging miyembro ng Move It? Mm-mm. So meron po kami skills assessment na ginagawa bago sila makasampa sa Move It. Tinitingnan namin yung roadworthiness nung sasakyan nila. Of course, importante yon, roadworthiness. Baka mamaya kakarag-karag na yan. Baka hindi ko magana yung ilaw, mahirap naman. Baka... isa po yun. Pangalawa, ina-assess po namin yung skills nila sa pagra-ride. So, madali pong mag-motor, no? Pero yung proper skills and training, yun po ang mahirap, no? Hmm. So, dun sa skills assessment, titignan namin kung karapat-dapat ba talaga siyang bitawan sa lansangan. Ngayon po, pag hindi pumasa, natural po, hindi namin siya i-onboard sa aming platform. At kinakailangan niya mag-undergo uli ng training nang sa ganun is lalo siyang maging bihasa dun sa pag, lalo-lalo na yung meron kang nakasakay sa likod. Wala ho ba kayong ginagawang regular check sa inyo pong mga Move It riders na para masiguro na hindi tukas kasero? Kasi meron niyang every year makakagawa kayo assessment na, o ikaw, nakatatlong ticket ka na, layas ka na rito, yung mga ganon. Wala ba kayong...
Meron, actually po, meron kaming ganun, no? So we have this feedback mechanism dun sa app namin wherein halimbawa po, no, yung pasahero namin, pwede po siya maglagay kasi dun kung ano yung feedback niya dun sa ride niya. Mm-hmm. Kung halimbawa po medyo kaskasero, at least malalaman namin na certain number of riders namin na meron ganitong reklamo, eto po nire-retrain po namin yan. Ayun. We make sure na talaga naman na pero it retrain or sibak pag sibak pagka depende sa gravity ng offense. Depende sa gravity ng offense and pagka paulit-ulit. Si Debes, sibak na 'yon. Sibak na po kasi may matigas talaga ang ulo minsan. Okay, eh dapat meron din monitoring sa LTO. Siguro papakita nila na clean sila. Kasi paano kung hindi nagreklamo yung tao, hindi lang pinabayaan na lang. Eh, pero on a personal level, habang papunta sa pasahero, natikitan siya. O, dapat monitor din natin dapat yun. Dapat monitor din pag po. Pag marami ka ng ticket, especially pag yung, ano tawag yun, yung swerving and reckless. So, gaano katagal na itong Move It, sir? Ngayon po, since relaunch, so isa po siya sa napayagan, no, since 2019 pa po ang Move It, no? Mag-iilan taon na rin po na nasa pilot study, pero awa ng Diyos, ngayon mukhang nakikita na natin na talaga namang maisasabatas na ang motorcycle taxi sa Pilipinas. Okay. Pumipick up naman po yung Move It ngayon. Oh. Madami na po inyong mga parokyano. Marami na rin po. Marami na rin pong napaglilingkuran ang Move It ngayon. Both drivers and passengers. If I may ask, gaano po kalaki na ang puwersa ng Move It? Lahat ng riders, more or less? Ngayon po, ang riders namin nasa mga kulang-kulang 12,000. Marami. Marami na, opo. Ano yan, NCR lang o kalat? Meron ba ka sa probinsya? NCR po, nasa 12,000. Meron din po kami sa Cebu and sa CDO. Although maliit lang yung sa CDO pero namin. Pero overall, ilan na kayo? So, more or less po, nasa mga kulang-kulang 15,000. Wow, and growing. And growing. And hopefully mag-grow pa once na may sa batas na nga po. Ayun. So ano po inyong mensahe sa mga gustong gumamit ng motorcycle taxi? Magbinsahe po kayo ng Move It. Sa amin po mga pasahero, unang-una sa lahat, maraming salamat sa pagtangkilik niyo sa Move It. Halos kailan lang tayo nag-relaunch at nakita niyo naman po yung aming serbisyo sa inyo. Ang aming tapat na serbisyo, no, ang discarding tapat, ika nga. At pagpapatuloy po namin na lalo pang pagandahin ang platform at lalong gawing ligtas para sa inyo at sa pamilya ninyo. Ang balita ko ato, mas mura kayo, no, sir? Mas mura po. Oho. Mas mura. Aba, malaking bagay yan. Lalo malaki ngayon, medyo hindi naman lahat ng tao ay masagana ang buhay. Mas mura kayo. At mas mabilis daw kayo pag nag-book. Mabilis po sila mag-accept, sir. O, pag nag-book, mabilis kayo mag-accept. Bakit ganun? Anong pinagkaiba? So, sa Move It po, no, yung technology na ginagamit kasi namin, no, so aside from we make sure na, yun nga, makapaghatid ng aming mga pasahero, yung technology na ginagamit namin kasi, meron po kami tinatawag na back-to-back bookings, wherein papunta ka pa lang po sa iyong destinasyon at maghahatid ka, meron ang papasok na booking sa'yo within that vicinity. So sigurado naman tuloy-tuloy, wala siyang idle time eh. So yun po ang kinagandahan talaga ng app. Kaya siguradong mas maraming nasiservisyohan na pasahero. Eh tingnan muna sir, eh bakit mas mura kayo? Eh baka maliit lang kikitain ng ano nyo, riders nyo, eh mura eh. Hindi po, maliit lang rin po kasi ang aming komisyon. doon yung binawa sa komisyon. Oo, maliit lang din ang aming hindi kayo komisyoner. Hindi. Sinisigurado ko namin na patas talaga yung app namin. Ah, okay. O, sapat at pero yung rider ninyo at rider ng mga ibang sa competition, pareho lang kikitain. Pareho, mas malaki pa po sa amin. Mas malaki kikitain. Tapos mas mura pa. Mas mura pa. Abay, mag-Move It na lang tayo kung ganun. Move It. So paano po sila makapag-book sa Move It? So, mag-download lang po kayo ng app namin. Available po siya sa App Store. Available lang po siya sa Google Play. Yun po, mabilis lang po mag-book dito. Ginagarantihan po namin na in less than 2 minutes makakabook kayo sa Move It. Wow. Opo. Ayan po. O nga, Wayne Jacinto. Yeah, alala ko na. Yes, ilang beses na natin siya na guest. Grab pa lang, sir. Grab base pa lang po natin. Sige, si Mr. Wayne Jacinto, General Manager ng Move It. Ayun, maraming salamat po Mr. Jacinto sa pagpunta. Good luck po sa inyo.
at sa inyong Move It Company. Maraming salamat din po, Idol Sen. Maraming salamat, Shari, sa pag-invite sa akin at sa mga riders ko rin po, sa mga bikers ko. Anong mensahe niyo po sa mga riders? Maraming salamat sa support ang binibigay niyo sa Move It. Asahan po ninyo na ang Move It lagi lang nakasuporta sa inyo, basta para sa pamilya ninyo, para sa kaligtasan ninyo, nandito lang kami lagi para sa inyo. Okay, direct, palakpakan natin yung Move It. Palakpak, yan. Palakpak, masiyab, masigabong palakpakan para sa Move It Motorcycle Taxi. Salamat, sir. Magandang hapon. Maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you. Ayun. At sa mga nagtatanong po ng promo code, maaari po nilang bisitahin ang official Facebook page po ng Move It. Ayan, okay. Ayan. Mga thank you, sir. Nagtatanong sa comment section, sir. Okay. Salamat po, Sir Wayne. Thank you, sir. Magandang hapon po. Okay, at newsbreak muna po tayo, mga kapatid. At magbabalik po ang Wanted sa radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. At ang oras po natin ay 2:54. Oras po ay hatid sa atin ng Barley. Feel amazing with Amazing Pure Organic Barley. Bumili na po ng Amazing Pure Organic Barley sa lahat po ng lehitimong IM distributors. And Orifan and Federal Tires, mga kapatid. Of course, syempre hindi din po natin pala lampasin ang Sogo. Gawing every week po ang relax mode sa Hotel Sogo. Meron po silang 49 branches, mapa Metro Manila o probinsya man po ang gala. Hotel Sogo po ang sagot dyan. 2:54 na nga po, dyan lamang po kayo. Idol, ikaw ang idol ko. Pinarangalan ng PMA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Si Luis Manzano to sa ikaw ang star game show with a star for all seasons, Vilma Santos. Ang tanong, anong corned beef ang mas star sa Beefy Sarap versus the leading corned beef brand based on moms from NCR? Star corned beef! Eh, yung mas star sa sustansya versus leading corned beef brand with vitamins A, D3, B1, B6, at B12. Star corned beef pa rin! Star! Ay, momski! Teka, ano'y kinakain mo? Yan ba ay star corned beef? Star sulit, kaya try nyo na! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan. Natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ngayong Fire Prevention Month, narito ang isang fire safety tip. Kapag maliit ang sunog, gawin ang mga sumusunod. Hanapin agad ang exit ng gusali para masigurong madaling makalabas ang mga nasa loob. Gumamit ng tubig, basang tela o fire extinguisher para patayin ang apoy. Ipagbigay alam agad sa Bureau of Fire Protection o BFP upang masigurong ligtas na ang gusali. Isang fire safety tip sa Radyo 5 True FM in observance of Fire Prevention Month. Isang taon na po tayo! Isang taon ng totoo sa balita! Pero muling nanindigan ang National Security Council na hindi natin kinakailangan pang humingi ng pahintulot mula sa China. Bumalag naman ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC sa mungkahing buwaginang kanilang ahensya. At impormasyon! Okay sir, ikaw para sa'yo, yamang taga-Maynila ka naman, dapat ba tuloy ang ipagbawal sa lahat ng national roads itong mga e-bike? Isang taon ng totoo sa drama ng totoong buhay. Panghabang buhay na pagkakulong sa isang relasyon sa iisang tao at hanggang sa pinakahuli mong hininga ay himas-himas mo ang iisa at iisa lang na rehas. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa Radyo 5 True FM. Isang taon ng totoo sa inyo. Dito tayo sa totoo.
tuwing tanghali hanggang hapon. Heart to Heart, kasama si Kuya Boy. Alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Night Christy at Romel Chica. Christy for Minute, alauna hanggang alas 12 ng hapon. Idol Senator Raffy Tulfo. Wanted sa radyo, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Cheryl Cosim, Sagot Kita, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita Pilipinas, alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes, tutok na sa Radyo 5, True FM. Sa bawat yakap ng ina, sa bawat ngiti ng kapatid, at sa bawat pangarap ng kababaihan, tunay na sumasalamin ang lakas at determinasyon na nagbibigay buhay sa ating lipunan. Sa buwan ng kababaihan, taas noon nating ipagdiwang ang kanilang diwa ng pagmamahal at pagsisikap na walang katulad. Happy Women's Month mula sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Masarap ang higa ng katotohanan. Dito tayo sa totoo. Walang kasinungalingan. Tunay na kapatid, iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino. Dito tayo sa totoo. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Alas 3 ng hapon si Mr. Ramel Marcaida and her nanny Canlas. At sila po ay mga empleyado, Idol Raffy, ng Philippine National Railways o PNR. Humihingi po sila ng tulong na makausap po yung pamunuan po ng PNR and DOTR para malaman po kung ano pa ang plano para sa kanilang mga empleyado na apektado po sa tigil operasyon nito mula March 28, 2024 para sa pagbibigay daan po sa construction ng North-South Commuter Railway. At ito pa, Idol, nasa 5 to 30 years na po sila in service pero hanggang sa ngayon daw po ay job meron order pa rin. Meron sa kanila 5, meron sa kanila 30 years, yes, job po. Order. At ang masakit po nito, after so many years of service, ganun-ganun na lamang, tatanggalin sila, wala sila matatanggap na benepisyo dahil nga po job order. Bakit ganun? Ano ngayon ang sitwasyon nila? Andito po sila lahat, ako uniforming pa. Bakit po metallic kayo? Simbolo po ng ano, pinaglalaban po namin yung karapatan bilang empleyado ng PNR. Yung headband na yan, representing yung inyo pong pagpaglaban sa inyong karapatan. Opo. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Andito sila. Magandang hapon din po, sir. Oh, siya walang headband, sir. Nasaan headband mo? Sa kamay po. Sa kamay? Ah, okay. Okay. Pakikwento ito kung inyong hinaing, Sir Ramel. Bali po, ano, kami po yung mga maapektuhan pagka natuloy po yung NSCR project po. Okay. Bali, ang hinihiling lang po namin sa pamunuan ng PNR o DOTR na magkaroon lang po sana ng konsiderasyon sa mga maapektuhan pag natuloy po yung NSCR. Kasi po, NSCR po. Ano yung sabihin nun? North-South. North-South. Commuter South Railway. NSCR. NSCR. Okay. So, yeah, North-South Commuter Railway, pag natuloy yun, bali, kayo po ang apektado na mawalan ng trabaho. Apo. Bakit po kayo maapektuhan? Dapat kailangan pang, dapat nga, lalo kayo magkakaroon ng trabaho dahil another project to. Bali po, ang operation po, bali ng PNR, may lilipat po sa Naga. Sa Naga na po, may lilipat. Ah, Naga na? Opo. Wala na dito? Wala na po sa Metro Manila. Ang pinaka-problema lang po namin, tulad po kami ng mga crossing keeper, eh, yung mga crossing keeper po, ikaus na po dito sa Manila. Ano tawag sa kanila? Crossing keeper po. Crossing keeper, okay. Opo. Bali po, pag nilipat po sila dun sa Naga, itatransfer po sila sa engineering, example lang po. Okay. Tapos, i-distribute sila bawat section kung saan sila pwedeng ma-assign. Mm-hmm. Example po, Lucena, Hondagua, Naga, Legazpi. Okay. Doon po sila ma-assign. Pag hindi po sila sumama sa operation po doon,
mawawalan na po sila ng trabaho. Ayun. Ay ko. Okay. Meron sa inyo 5 years na nag-work. Meron sa inyo 30 years na. Job order pa rin. Bakit? Yes po. Wala man lang nagreklamo sa inyo. Teka muna. Tagal-tagal namin dito, boss. Bakit? Eh, job order pa rin. Baka pwede nang gawing regular. Walang ganon. Sa dati po may mga lumalaban pero po wala pong nangyari rin po eh. Sige, ayan na po. Si Yusek Jeremy Regino, former general manager ng PNR. Yes, dati niyong GM ito. At undersecretary for railways ng DOTR. Eh, siya talaga dapat makausap kasi tinawagan natin si Secretary Bautista at siya ang sabing the right person to talk to. Yusek Jeremy, magandang hapon po, sir. Senator, good afternoon po. Good afternoon din po sa ating mga katrabaho po sa Riles po. Opo, alam niyo na po yung kanilang reklamo. Ano po, Sir Yusek? Opo, gusto ko lang ho sana ipaliwanag po, no? Kasi meron ho tayong ginagawa ngayon kasalukuyan na yung bumadelong Riles ho natin na PNR mula Clark hanggang Calamba. Yan ho yung North-South Commuter Rail. Okay. Sapagkat kung saan po nakatayo yung mga Riles natin ngayon at saan dumadaan yung Riles natin ngayon dito mula sa Tutuban hanggang Alabang, ay doon din po natin itatayo yung bagong Riles ng PNR, yung North-South Commuter Rail, ay hihinto na ho tayo ng operasyon for 5 years dito sa Manila po, sa mula Governor Pascual ho sa Malabon hanggang Alabang. Mm-hmm. Dahil po dito ay may mga apektado po tayong empleyado. Yun nga po eh. Okay. Apektado po sana natin sa mga empleyado po natin ay dahil hindi naman ho talaga hihinto ho ang operasyon ng PNR, ililipat lang po natin ho mula Calamba hanggang Legazpi po. Kasalukuyan po, ginagawa na ho natin ang meron na ho tayong biyahe mula Calamba hanggang Lucena at saka si Pocot ho ng Camarines Sur hanggang Legazpi City ho. Mm-hmm. Ginagawa na ho natin yung matulay sa Quezon Province. Pagdating ho ng December ho itong taon na ito, tinataya po natin, diretso na po ang biyahe ng Calamba hanggang Legazpi. Mm-hmm. Mm-hmm. So, nangangailangan ho tayo ng mga PNR workers po doon. Yung okay. Mga sanay na po sa trabaho. Okay. Sanay na po sa gawain. Yung mga na-train na po natin. Okay. Sila po yung mga kasalukuyang kawani ng PNR. Kaya ang plano ho sana namin ay magkaroon ng mga dormitoryo para sa kanila. Inaayos na ho namin yung mga dormitoryo. Yung mga lubang sleeper trains ho namin na hindi na ho nagagamit, gagamitin ho pansamantalang dormitoryo. Yusek, makasingit lang po si Yusek. Ano? Alright. Kasi sinabi sa akin ngayon nila na meron sa kanila ay 5 years na nag-work at meron 30 years na, pero hanggang ngayon, JO pa rin. Ibig sabihin, casual at hindi regular. Bakit po nangyayari ito? Kasi po, inaayos na ho natin yon na meron ho ongoing restructuring ng PNR. Nangyari ho dyan, nagkaroon ng downsizing ho ang PNR noong na administrasyon po ni Pangulong Ramos, nagkaroon po ng downsizing ang PNR at pagkatapos po ng downsizing ng PNR structure po na, ay naging job order na po sila. Nang ako po ay nanungkulan po simula last year po, isang taon po akong nanungkulan sa PNR, agad-agad ko pong inorganize ang restructuring committee para i-address ho yan. Ongoing ho ang study ng restructuring committee natin ho para sa gayoy maging permanente na ho sila and at the same time po ma-integrate po yung bagong ginagawang North-South Commuter Rail which is Clark to Calamba at saka yung gagawin hong South Long Haul mula Calamba hanggang Bicol po. Opo, Senator Paris, so, stop naman. Ho, okay, pagsalita naman natin po sila. Kaya naman po gusto yung magsalita. Ang pinaka-problema lang po sa pag nangyari po yung operasyon na po, yung tigil operasyon, marami pong mauapektuhan na ilan po? Tulad po ng teller, switchman, crossing keeper, station agent, train driver, conductor. Mm.
Bali po sa operation po kasi ng operation department po, ang total JO po is 473. Ang makukuha sa lipat operasyon ng Naga is 142. Ang mawawalan po ng trabaho is 331. Oh, dami niyan. Daming pamilyang magugutom. Ang pinaka isa pang problema ng isang crossing keeper, pag nilipat po sa operasyon ng engineering, mako-convert po sila sa function is truckman, carpentry, o iba pang mabigat na trabaho. Ang crossing keeper po kasi medyo magaan yung trabaho po nila na magaan sa yung trabaho po nila, yung function po nila ay mabigat. Kasi po ang pinapangalagaan po nila yung kaligtasan ng mga motorista habang paparating yung train. Okay. Pag nilipat po sila sa truckman, katulad po ni Roberto Estrada, 25 years na po sa PNR, baka hindi niya na po kayanin ang trabaho mabigat pag nalipat po siya sa Naga. Ilang taon na ba kayo? Okay. Yan, narinig po, Yusek, yung kanilang hinaing. Yung pag nilipat sila, pinalit po sila, binigyan sila ibang pwesto na hindi naman sila dyan nasanay, hindi sila trained pa dyan, baka delikado, magkaroon pa ng disgrasya, hindi lang sila, kundi pati mga pasahero o mga ng PNR o maging yung mga publiko. Senator, matanong ko lang po sa kanila, bago sila naging station keeper, truck worker po ba sila? Sige sir, sagot. Meron pong mga nanggaling po ng railway maintenance worker B, which is kung tawagan is truckman. Mm-hmm. Meron din po na nanggaling na rin po ng crossing keeper, ayun po yung tinraining nila. Tapos, saka po sila nakapasok bilang crossing keeper. Okay. Pero ano po talaga yung pinaka buod ng inyong reklamo? Sana lang po, yung total naman po kasi yung NCR po, nakalatag na po yan dati pa. Mm-hmm. Sana naman po, bago po sana nila kinasayon yung NCR, sana po naisip po nila yung mga empleyado po na tatamaan. Tama. Let's say example po, natuloy po yung NCR, sino ilan po ba yung datos na maapektuhan? Makipag-coordinate tayo dito sa Dolly, ilipat po natin sila sa sangay na iba pang kumpanya para at least hindi po sila matitinga. Ang ibig sabihin naman po nito, Yusek, sa bawat proyekto na gagawin ninyo or changes that's going to happen sa PNR or whether that's modernization or just transfer of the location ng PNR, dapat always put into consideration sa plano ninyo yung kapakanan ng mga empleyado. Kasi may mga pamilya po ito, sir, di ho ba, Yusek? Opo, opo, Senator. Kaya nga po, ako yung nagpapaliwanag kanina po kung anong plano po namin sa kanila. Okay, sige po. Tulad po nung naitanong po kanina po sa kanila kung marami po ba sa kanila, like kung 25 years na po o matagal na ho, like 10 years or 15 years na po, kung dati po silang truckman at sinabi po nila, opo, truckman po. Ibig po sabihin, no, kasi sa mga empleyado po ng PNR, natetrain ho sila ng multitasking. Hindi ho como crossing keeper ka ho, crossing keeper ka na ho forever. Kuminsan ho, pag nagkukulang ho tayo ng tagaayos ho ng tulay dahil biglang bumagyo o tagaayos ho ng riles dahil nagkaroon ng landslide, kinoconvert ho natin sila na napapakiusapan po sila na maging truckman. In other words po, multitasking po ang training ho na isang kawani ng riles. Ngayon po, ang pangangailangan po natin sa South ngayon ng mga kawani po ng PNR ay sa truck at saka bridge repair ho. At saka repair ho, carpentry repair ng mga dormitoryo. Kaya yung mga crossing keeper ho natin dito sa Maynila, ang alok po namin sa kanila, may dormitoryo sila doon at Wala sir, umiiling-iling sila eh. Wala raw. Hindi po, inaayos pa ho natin. Ongoing pa ho. Mag-istap operation na pero wala pa pong dormitoryong nakahanda para sa mga empleyado. Wala raw po sir, sorry, wala raw po. Inaayos po natin, kaya nga ho, yung mga nasa carpentry ho, yung mga dating crossing keeper na pwede mag-carpentry ho, sila ho ang mag-aayos ng dormitoryo ho. Sila matatask na mag-aayos ng dormitoryo. So, para tuloy-tuloy ka ng trabaho. Trabaho nila. From crossing keeper ho, na taga-taas ho na at baba lang ng ho ng crossing dito sa Kamaynilaan dahil nagkaroon na ho rin ho nang galing ho sila sa carpentry nung una o naging truckman ho sila nung una,
ay ngayon ho gagawin na ibabalik ko sila sa naging trabaho nila nung una po. Gagawin no sila sa carpentry, for example, sila ho ang gagawa na magre-repair ng dormitoryo. Sa trakso natin, sa mga tulay natin, sila ho ang magre-repair ng mga release po natin na kailangan ayusin no sa Quezon Province. So, yun ho ang trabaho talaga ho ng isang kawani ng release. Ang trabaho ho ng kawani ng isang release, hindi ho permanente sa isang opisina. Lalo ho kung isa kang ibig sabihin ho, kayo ho ay nagumagampan ng gawain ho ayon sa pangangailangan ng sistema. Ganun pa man ho, meron naman ho tayong placement committee na inaayos po. Halimbawa po, kung magkakaroon ng displacement dahil may pamilya po sila, for example, mga station tellers po natin, ang MRT3 po nangangailangan ho ng 20 station tellers. So, na-reserve po. Pwede sila ilipat doon. Opo. So, meron, inaayos po natin yan. Wala naman po open sa amin ganyan. Sinema po natin para... Eh, sir, drawing lang daw yan, sabi nila. Ay, hindi ho. Sana ho. Hindi totoo yun, sir. Bali po. Hindi ho silang pumunta sa MRT3 at tanihin ho nila, meron ho kaming on record na sulat ho. Hindi, ganito lang po, Yusek, hindi po. Ganito po. Patatawag niyo po itong mga madi-displace. Kasama po kami, yung mga staff ko sa Senado, we will monitor kasi lumapit sila sa akin, me being the vice chair sa Committee on Labor, Senate Committee on Labor. Gusto ko po kausapin silang lahat itong madi-displace at ipaliwanag sa kanila anong plano ng PNR para sa kanila at ano yung kanila ma-expect sa PNR. Opo. Pwede, sir? Opo. Kasi ayoko naman po na yung especially mga umabot na ng 30 years, wala silang tanggap na benepisyo dahil sila ay casual lamang. And then ngayon, all of a sudden, magkakaroon po ng paglilipat sa NSCR. And then sila ay mababaliwala. Di ba, sir? Masakit yun eh. Matapos kang banat ng buto for 30 years. Yung buhay mo, more than half of your life, inilaan mo dyan sa PNR. Tapos ngayon, ganun-ganun na lamang sa isang iglap, mawawala yun. Napakasakit yun, Yusek, sir. Napakasakit. Yeah, opo. Naintindihan po natin yung senator, kaya nga po ginagawa natin to lahat to. So, sige, sir. Ischedule po namin yung pakikipag-usap sa inyo, kasama po itong mga na madi-displace lahat para magkaroon ng paliwanagan. Okay lang po ba? Opo. Maraming salamat po doon sa intervention niyo po. I-monitor po namin. Kami po mag-schedule at isasama po namin lahat ng mga... Ilan po kayo lahat? Bali, yung total na mawawala ng trabaho is 331. Lahat yun, 300. Hanap tayo ng venue. Hanap tayo ng venue, Yusek. Ano, yung 331 na mawawala ng trabaho, pati yung mga... Kasi po, Senator... Hindi, patapusin mo yan po muna ako. Yung 331 na mawawala ng trabaho... Pati yung mga hanggang ngayon ay J.O. pa rin, sama-sama po tayo, hanap tayo ng venue at doon tayo mag-usap-usap lahat, sir. Pwede, Yusek? Opo. Saka yung 331 ho, wala pa hong definite kung ilan ho ang madi-displace kasi inaayos pa lang ho. De, pero at least yung bang 331 na kinakabahan o kung hindi sila madi-displace, at least give them an assurance na sa 331, hindi lahat kayo madi-displace. Meron sa inyo dyan, tuloy pa rin, ito yung mangyari. Give them assurance para naman hindi sila kakaba-kaba pag uwi ng kanilang bahay, pati yung kanilang pamilya, ma-stress yun, kanilang misis, kanilang anak na may mga pinag-aaral sila. Di po ba, sir? Yusek? Opo, sir. In fact, ongoing ang survey namin po sa kanila kung anong preference po nila. Okay, good. Sige po, schedule po natin after the Holy Week, agad-agad, hanap tayo ng venue na lahat sila pag kausapin. Pwede naman siguro sa tanggapan po ng PNR, pupunta po kami, magdadala po kami ng mga staff, Senate staff ng committee ko sa labor para ma-monitor po ng maayos yung proceedings. Ano po? Pwede po, Senator. Pwede po. Ano po? Pwede? Opo, Senator. Pwede sige po. Sige. Yusek Jeremy Regino, former General Manager ng PNR and Undersecretary ngayon for Railways. Yan. Ng DOTR. Magandang hapon po, Sir Yusek, at mag-usap ulit tayo. Magandang hapon at salamat po. Magandang hapon din po sa inyo lahat po, Senator.
Thank you. Thank you po. Yes, sir. So, ganito pong gagawin natin. After the Holy Week, huwag ngayon, mag-Holy Week na. So, hanap tayo ng venue. Sige po. Bahala na si Yusek maghanap ng venue na mag-usap-usap po kayo. Yung 331, at sasama po kami, dadalhin ko po yung committee kasi member po ako. Actually, vice chair po ako ng Senate Committee on Labor. Patatawag ko rin po yung mga taga-Dole. Siguro NLRC, lahat po, stakeholders para pag-usap-usapan to. At sabi nga niya, hindi naman doon lahat ma-displace. Well then, kung hindi ma-displace, anong assurance mabibigay mo na hindi sila ma-displace? Wala po kasi talagang nilalatag pa sa amin talaga. Kaya nga po, tama po yung pagpunta nyo rito para magkapaliwanagan. Opo. At the same time, mapaliwanag din nila, bakit hanggang ngayon, J.O. pa rin. Bawal yan. Kasi nga, gobyerno na kayo, dapat walang casual sa gobyerno. Oh. Yung nangyari mga tawag nito, endo, dapat yung sa private lang yon. Pagdas ng gobyerno, hindi na. Gobyerno ang gumawa ng batas na wala na dapat endo. Tapos gobyerno pa rin ang lalabag doon. Sige sir, sasamahan kayo ng ma-stop. Kunin mo yung number nung pinaka-head nila. Sige. At after the Holy Week, sasama po yung mga staff ko sa Senate. Pati RTA, magsasani po sa RTA at sa Senate. Ha? Okay. Thank you po sa inyong tiwala. Salamat. Sige po. Po. Salamat po. Salamat po. Thank you. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po. Okay. Salamat po. Magandang hapon, sir. Sige thank po. You po. Sige, ano muna tayo? News break? News break muna po tayo. At 3:20 po ng hapon at ang oras po, mga kapatid, ay hatid po sa atin ng DDO. May common misconception po tayo sa mga nagiging biktima ng scam. Ang akala po natin, yung mga senior citizens lamang po o yung mga hindi pamilyar sa paggamit ng internet, ang mga naluloko po ng mga online scammer. Yung iba po sa atin ang iniisip porket marunong sila sa gadget at internet ay hindi na sila naluloko ng scammer. Maling attitude po yan, mga kapatid. Tandaan po natin na nagle-level up din po ang style ng panluloko ng mga scammer. Unang-una, wag niyo pong isi-share yung inyong bank account information, username, password, OTP, o ito po yung one-time PIN. Pangalawa, huwag niyo pong i-click yung link na natatanggap po ninyo sa email o sa text. And pangatlo, lagi po ninyong tatandaan na hinding-hindi po tatawag sa inyo ang inyong bangko para alamin at kunin ang inyong bank account details. Be smarter than a scammer with BDO Stop Scam para po sa karagdagang impormasyon tungkol sa iba't ibang uri ng scam at paraan para maprotektahan ang inyong mga account. I-type niyo lamang po ang www.bdo.com.ph at yan po ay isang paalala mula po sa BDO Unibank. Magbabalik po ang Wanted sa radyo, dyan lamang po kayo. Pinarangalan ng PMAB bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Maging handa para sa El Nino. Basahin ang monthly advisories ng PAGASA ukol sa panahon at makibalita sa mga opisyal ng Disaster Risk Reduction and Management Council sa inyong lugar. Lamang ang may alam. Maging handa sa panahon ng tagtuyot. Ang El Nino Advisory ay mula sa PAGASA at Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Buhay ang lisa is mabang magamit. Kontento ka na ba sa buhay mo? Kasusweldo pa lang, ubus na. Yung iba nga, hindi pa sumesweldo, ubus na. Ang tagal mo sa trabaho, wala pa rin asenso? Gusto mong magnegosyo, pero hindi mo alam kung paano. Sa iyong relasyon, punong-puno ba ng komplikasyon? May pag-asa pa ba tayo? Good news! May Buhay Unleash! Ang programang gagabay sa'yo para ilabas ang galing mo. Kasama ang nagbabalik na power couple na sina Vic at Evelyn Garcia. Tuwing Sabado, alas 4
hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa 92.3 True FM. Ang tagumpay ay makakamtan. Masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Ang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Bawat tao may pagsubo. Dahil pag hindi naman hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. Oh, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Dahil sa iba niya po hinanap. Oh. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother Jun Banaag. Wala kang galang sa magulang mo, kahit ano sa mga na magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope, ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Totoong abot na abot ang 92.3 True FM. Saan man may Pilipino, saan mang panig ng Pilipinas. Sundan ang at Radyo 5 True FM sa aming social media accounts at mag-subscribe sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram at sa X o Twitter. Radyo 5 True FM, tunay na kapatid. Maaasahan on air at online. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa totoo. Ngayong Fire Prevention Month, narito ang isang fire safety tip. Kung ang damit mo ay nagkasunog, mag-stop, drop at roll. Huwag nang gumalaw dahil lalong lalaki ang apoy kapag ikaw ay tumakbo. Siguruhin bumaba sa lupa o sahig. Takpan ang mukha at gumulong sa sahig hanggang mapuksa ang apoy. Isang fire safety tip sa Radyo 5 True FM in observance of Fire Prevention Month. May namiss ka bang mga shoot, pasa at hiyawan? Ngayon, hindi na! Dahil araw-araw mo nang mapapanood ang mga paborito mong sports program sa TV! Watch us on these channels: Free TV Channel 41, Signal TV Channel 6, Sky Cable Channel 59. One Sports, ito ang go-to tambayan for your favorite sports programs! Dito ka na sa paboritong tambayan mo pagdating sa sports! Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. Tuwing tanghali hanggang hapon, Heart to Heart, kasama si Kuya Boy. Alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, Night Christy at Romel Chica. Christy for Minute, alauna hanggang alas 12 ng hapon. Idol Senator Raffy Tulfo, Wanted sa Radyo, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Cheryl Cosim, Sagot Kita, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita Pilipinas, alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes, tutok na sa Radyo 5, True FM. Orig siyang idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay.
lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Idol. Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Sa bawat tugtog ng awit, sa bawat tinig ng pangarap, maririnig ang kanilang mga boses na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Sa buwan ng kababaihan, pinaparangalan natin ang bawat Pilipina na nagpapalakas sa ating bayan, sa kanilang kabayanihan at husay. Happy Women's Month mula sa Radyo 5, True FM. Buhay ang lisa is mapang magamit. Kontento ka na ba sa buhay mo? Kasusweldo pa lang, ubus na. Yung iba nga, hindi pa sumesweldo, ubus na. Ang tagal mo sa trabaho, wala pa rin asenso. Gusto mong magnegosyo, pero hindi mo alam kung paano. Sa iyong relasyon, punong-puno ba ng komplikasyon? May pag-asa pa ba tayo? Good news! May Buhay Unleashed! Ang programang gagabay sa'yo para ilabas ang galing mo. Kasama ang nagbabalik na power couple na sina Vic at Evelyn Garcia tuwing Sabado alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa 92.3 True FM. Ang tagumpay ay makakamtan. Masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Yung buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Dahil hindi kasya ang isang oras, ang Power and Play, dalawang oras na. Alamin ang mga maiinit na balita sa mundo ng palakasan. Power and Play! Kasama niyo ako, Noli Iyala, tuwing Sabado mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa Radyo 5, 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo! Ipagsigawan ang pinagdadaanan. Why hold back? Kung makakagaan naman ang kalooban. Si Nora, sabi niya, shout out sa sarili ko. Naku, kailangan kong bigyan ng lakas ang sarili ko kasi pagod na pagod na pagod na ako. Sabihin na yan sa inyong chika tita, Laila Chikadora. Kaya kayo mga bagets kayo ha, makinig kayo kay Tita L, makinig kayo kay Tita Laila. Yung mga nanay nyo, mahalin nyo yan ha. Shout out! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Ngayong Fire Prevention Month, narito ang isang fire safety tip. Kapag lumaki ang apoy at hindi na kayang patayin ng madalian, gawin ang mga sumusunod. Hanapin agad ang exit ng gusali at lumabas agad para maiwasang makulong sa loob ng nasusunog na gusali. Ipagbigay alam agad sa Bureau of Fire Protection o BFP upang agarang sumaklolo ang firefighters. Isara ang pinto ng gusali upang maiwasang kumalat o lumaki ang sunog. Kung kinakailangan, tumulong sa pagsugpo ng apoy. Isang fire safety tip sa Radyo 5 True FM in observance of Fire Prevention Month. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. 3:31 po ng hapon. At paalala ko lamang po muli, mga kapatid, na ang aming tanggapan ay sarado po mula March 25 hanggang April 1. At March 25, anong araw yun? March 25 po, yan po ay sa Lunes. Ayan po, nasa screen po natin. Holy Monday, March 26, March 27, March 28, March 29, and April 1. Gayun pa man, mga kapatid, ay tuloy-tuloy niyo pa rin pong mapapanood ang Wanted sa Radyo. Of course, sa Raffy Tulfo in Action YouTube channel and Facebook page at mapapakinggan po sa 92.3 News FM. Okay, si Mr. Rafael Ramirez at si Ma'am Lexel Ramirez, makakausap po nila natin sila at Idol Raffy via video call from AXIS Kawayan Isabela. At ilalapit lang po sana nila yung kanilang reklamo. Nanalo po sila noong January 18 sa Bingo Plus Kawayan Isabela, pero ang tatlong empleyado ay pinagparte-partehan daw po yung kanilang winning prize. Idol. Empleyado ng Bingo E+. So ibig sabihin, binayaran na.
ng kumpanya. Yes, ayun. Po, ayan. Okay. So, ang siste, yung empleyado doon sa Bingo Plus, pinagparti-partihan. Naku po. Ayan. Sige. Nasaan na yung ano? Ayan po. From ayan. XAS Isabel. Good afternoon po, Sir Idol. Gandang hapon po, Sir Rafael. At kasama niya si Lexel. Ma'am, magandang hapon. Andun magandang silang, hapon din po. Opo, sa XAS party list sa Kawayan City, Isabel. At taga-Kawayan sila. So, kayo po daw ay nanalo sa Bingo Plus sa Kawayan City, Isabela, sa SM Mall yan, ano, sa loob. Alam ko yan eh. Hindi ako naglalaro. Ha? Alam ko yung SM Mall na mayroong mga Bingo Plus. Maganda yung SM Mall sa Kawayan. So, naglaro po kayo doon. Ayan na, oh, congratulations. 3.9 ang inyo pong napanalo. Kailan po ito, sir? Noong January 19 po, Sir Idol. January 19. Yes po, Idol. Bandang alauna po, Idol. Alauna. Napakaswerte nyo naman po. Talagang may mga tao talang siniswerte. Kaya lang yung sa inyo, swerte kunting malas. Apo, kasi yung pera, hindi nyo po natanggap ng buo. Ano pong nangyari? Yung winnings nyo? Natanggap naman po namin ng buo galing po sa SM. Ngayon po, noong February 5, nung i-encash na po namin, sinabi po ni Catherine na sasamahan daw po kami ni Catherine na mag-encash po nung cheque sa harap po mismo ng SM. Ngayon ah, tingnan mo na, okay. Binigyan kayo ng cheque worth 3.9. Yun yung panalo. Po, 3 million po, dahil natanggal na po yung mga tax po na... Okay, tama lang. Okay. Minus taxes at kung ano pa, 3 million flat yung checking inisyo sa inyo. Apo. Okay. So ngayon, nung ma-issuean po kayo ng cheque, sasamahan po kayo nino? Ni Catherine Vargas po. Sino po si Catherine? Yung kumuha po ng pera po, empleyado po siya ng SM Bingo Plus. Okay. Bakit ako niya kayo kailan po samahan? Sabi niya po, pinanalo niya daw po kami. At may mga kasamahan pa po siyang dalawa. Kaya kinuha niya po yung iba. Ay sos, Mariosep Santissima. Ayan, yung pagmumukha niyang tatlo. Ayan na, itsura niya. So kasi pinanalo ka raw niya. Ano yun? Para nandaya na siya para mapanalo kayo? Opo. Opo, Sir Idol. Legit naman yung pagkapanalo niyo, di po ba? Opo. Sabi po nung manager po, Idol, para po, nanalo daw po kami sa malinis na paraan daw po, Idol. Po. Kaya nga, machine po yung bumobola doon. Anong baklaseng bingo yan? Sa internet? Hindi po. Mismong sa SM Bingo Plus po. Idol. SM Bingo Plus po, Idol. Ano yung umiikot-ikot yung bola? Opo, yung parang loto po, Idol. Parang sa loto po. Parang sa loto? Opo, Idol. At ang sinasabi nitong tatlong kengkoy, pinanalo kanila. Sila ang nagpanalo. Idol. Napaniwala po nila kami, Idol, na pinanalo daw po nila kami. Parang ginawa nila ng remedyo, paraan, hokus-pokus, para manalo kayo. Kaya okay. Po, Idol. So, pumayag po kayo na samahan sila, kasama sa inyo, samahan kayo nila sa bangko. Dalawa po kaming mag-asawang nag-encash. Pagkatapos po namin ma-encash, pagkatingin po namin sa labas, nandun na po siya sa labas na may dala-dala pong tricycle na e-trike po yun eh. Tapos sabi niya, dito na lang kayo sumakay. Tapos pagkasakay ko na, siyempre po, that time kinakabahan po ako kasi ngayon lang po ako nakahawak ng ganung kalaking pera. Tapos nung sumakay po ako sa kanya, idinala po kami sa kanyang boarding house po sa Minante. Oh, yung si ano yun? Yung Catherine po. Catherine, okay. Dinala ka sa kanyang boarding house sa Minante. Pagdating doon, ano nangyari? Dinala po kami sa kanyang boarding house. Tapos yung binili ko pong bench bag na naglalaman ng 3M, hinati niya po sa apat. Pang-apat po si Rafael. Tapos po, kinuha niya po yung tag sa 700,000 nilang tatlo. Tapos agad na po siyang umalis patungo sa kanyang boyfriend sa Tuguegarao City po. Dala-dala po yung pera. Ay, okay. Kung ganun, walang problema kayo sa e-bingo plus? Opo, yung tatlo lang po. Oo, kasi opo. Ano eh, nabayaran kayo. Opo. Yung cheque, nag-good. Binigyan kayo ng cheque worth 3 million. Nag-good yun. Opo. Hawak nyo na po yung pera, yung panalo nyo.
Kaya lang, itong tatlong hold-upper, ayan, na hold-up kayo, nitong si Catherine Vargas, si Liwa-Liwa, Viloria, Jefferson Castillo, ito yung mga hold-upper, eh dapat lang talagang kasuhan to. Okay. So, yung March 1 po, Idol, eh, gumawa po sila ng promissory note po sa investigation po. PNP po na... INTD. Opo. Na inamin po nilang pinuha. Inamin po nila na pinuha sa akin. Yung, inamin nila... Ito po yung promissory note po, Idol. Okay. Sige. Kausapin natin si Mayor Albi Benitez. Isa ata siya sa mga owners nitong Bingo Plus. Mayor Albi Benitez, sir, magandang hapon. Senator, magandang hapon. Magandang hapon sa lahat nakikinig. Maliwanag naman talaga, wala nang kinalaman ng inyong kumpanya rito, ang eBingo Plus, dahil yung cheque pala ay naibigay at na-incash. Kaya lang na-hold up ng tatlong empleyado ninyo. Ano pong maitutulong nyo dito sa nagreklamo, Mayor? Kaya Senator, no? I was listening sa mga ano nila, narration kung ano nangyari. Yung mga empleyado, nung tinanong ko kung nandiyan pa para mapakita natin sa mga authorities, nag-awol na po yung mga empleyado at hindi na namin makita. Mm-hmm. So I would suggest na kung pwede yung complainant, we can see each other kung ano po pwede namin matulong sa kanila. Mm-hmm. We can help in the case, we can help kung ano pa po ang pwedeng gawin ng management. Kasi po, as far as the policies and regulation ng kumpanya, sunod naman lahat, no? Correct. Binigyan yes. Check, yeah, inabot po sa kanila, nag-receive po lahat. Lahat po, ano, naging maayos, in order, in other tama. Words. No? Tama, oo. Kaya lang itong tatlong mga hold-upper. Sandali lang po, Mayor, ito, makausap natin yung isa sa kanila, si Jefferson Castillo. Sandali lang, Mayor, hold on. Jefferson Castillo, magandang hapon. Magandang sir. Ba't yung hinold up itong nanalo? Ay, si attorney na lang po nasagot dyan, Sir Rafi. Yung attorney na lang? O, kasapin ko attorney mo. Sige po, bibigay ko po yung number niya po. Ah, number. Hindi, okay. Tanong ko lang sa'yo, okay. Without the attorney, bakit gano'n na nangyari? Bakit hingi kayo ng balato na sa pilitan? Parang balato ang gusto mangyari. Ganito po kasi ay Rafi. Oh. Sir Rafi. Oh. Naghati-hati po kami doon sa sir. Oh. Tapos ang sinasabi niya, wala daw, hati-hati. Tapos ang sabi niya, scam daw kami. Oo nga. Eh, scam talaga yun. Ano pang ang tawag mo doon? O kininam? Ay. Nandito naman po yung mga chat na sir. Ha? Nandito po yung mga chat na sir. Oh. Eh sana, nung nanalo na siya, binigay siya ng cheque, huwag niyo na sinamahan. Ba't niyo pa sinamahan? Ay, hindi namin sinamahan, sir. Oh, bakit sinabi ni Catherine na siya ang nagpapanalo sa kanila? Bakit, dinaya niyo ba? Meron bang pangdaraya doon? Wala naman po, sir. Oh, walang pangdaraya, so malinis yung game. Opo. Eh bakit sinabi ni Catherine dito kay Lexel na, pinanalo ka namin? Alam yun, sir, kasi wala naman pong game fixing nangyayari. So walang game fixing doon. Malinis yung game. Very good. So ngayon, kung malinis yung game, bakit yung kinailangan pang makihati? Kasi nagbigay po kami ng tagi 75, sir. 75,000? Yes, sir. Bakit kayo kinailangan balatuan ng 75,000? Hindi, 75 pesos daw po. Ah, 75 pesos. Hindi po totoo yon, dahil yung binigay po ni Catherine Vargas na 300 pesos, sinabi niya po na ibili ko daw po ng Jollibee ng anak niya. Which is, ito po yung patunay ko po na binilaan ko po talaga ng Jollibee yung anak niya. Kasi sabi niya po, hindi pa po siya nag-breakfast yung anak niya. Kaya binilaan ko po sa Jollibee sentro ng pagkain yung anak niya. Okay. Po yung date at saka yung time. Yung kailan ko po binilaan yung anak niya. Okay. Pero, Lexel, so hawak mo yung 3 million, paano mo napakawalan pa yung 3 million? Yung malaking portion noon? Opo. Ano nangyari?
Nung February 5 po, invest po yung manager ang tatawag sa amin na meron na yung cheque. Si Catherine po ang nagtumawag po sa amin na sabi niya po na meron na daw po yung cheque. Okay, okay na tayo doon, Catherine. I mean, Ma'am Lexel. Ibig sabihin din na napalitan yung cheque. Tapos na encash nyo na yon 3 million. Opo. Tapos dinala kayo sa boarding house ni ano? Opo. Ni Catherine. Oh, paano napakawalan nyo pa yung malaking portion? Magkano bang nawala out of the 3 million? 2M po. Okay, paano pa napakawalan yung 2M? Eh, hawak-hawak mo na. Yun nga po, Idol. Dinala niya nga po kami sa boarding niya. Tapos hinati niya po sa 4. Tapos pagkahati niya sa 4, yung para sa amin lang yung binigay niya, 700,000. Tapos yung 700 na tatlo, kinuha niya, idinala niya po sa Tugega. Raw pumunta po siya sa boyfriend niyang police. Okay, pero bakit ka pumayag? Sinabi niya po kasi na pinanalo daw po kami, na huwag daw po kaming magsasalita kasi delikado daw po. Oh, so pinalabas niya na nandaya, dinaya yung game? Opo. Opo. Ngayon po, nagtanong po kami sa manager ng SM. Tinanong po namin kung meron po bang kakayahan yung isang staff nyo na mag-manipulate po ng computer. Wala daw pong ganun. Nanalo daw po kami sa malinis na panahon. Kaya nga, legit yung pagkapanalo ninyo. Opo. Kaya lang, na-scam kayo nitong tatlo. Opo. So agad-agad hinati-hati niya. So natakot ka. Opo. Natakot po kasi yung boyfriend po nung Catherine is police po. Intel po. Opo. Ayun, nandiyan pa si... Intel pa. Nandiyan pa si Catherine, ano? Jefferson? Ay, nandito po ako sa highway, sir. Oh, Catherine. Oh. Wala po siya, sir. Sino yan kausap ko? Jefferson Jeff po. Jeff! Mukhang makukulong ka na, Jeff. Ano yan? Eh, nandito naman po yung conversation namin kay Ralph, sir, na nandito po yung chat, text niya po na sabihin ko na lang po yung totoo na naghati-hati tayong apat. Ganun yung mga text na dito, sir. Tapos dami niyang kinetext, kaya binibigyan ko ng pera yan, sir. Sino binibigyan mo ng pera? Si Ralph, sir. Si Ralph? Opo. Eh, ba't po siya, ikaw na lang kumuha ng pera, ikaw pa namimigay. Nakabili ka na ng bagong motor. Ay, naghati po kami ng kapatid ko yun, sir. Oh, kaya nga. Eh, anong karapatan ng kapatid mo? Eh, hindi naman panalo ng kapatid mo yon. At hindi mo panalo yon. So, yung motor, hilain natin, ibenta natin at para ibalik kay ano, para mabawas-bawasan yung kasalanan mo, yung sentensya mo, ibalik mo kay ano, Lexel. Okay sa'yo? Ay, teatro na lang po magkakon yan, sir. Eh, ikaw ba nakatikim na makulong? Hindi pa naman, sir. Nako! Alam mo, yung mga preso, eh, mahilig pa man din yung sa mga medyo, medyo chubby-chubby. Oh, nakarinig ka ba ng baby oil? Pahala ka hindi sa buhay. Hindi pa naman, sir. Ah, hindi pa. Okay, anyway, pinapatawa ko lang si Sharik. Jefferson, nalalagay ka sa langanin. Lalo pat, kausap ko ngayon si Mayor Benitez, yung pinakamayari ng eBingo Plus. Eh, tutulungan niya itong victim na talaga madiin kayo, patay kayo ngayon. Patay kayo ngayon. Wala ka bang balak na ibalik nyo na lang yung mga pera na nasamsam nyo para hindi na kayo makasuhan? Kung ibabalik po sa inyo, Lexel, yung pera buo, hindi na kayo magkakasok. Ikakasok ko pa rin po kasi po, grabe po yung pamamahiya po nila sa amin. Lalo na po sa baryo, sir. Ninakaw ko daw po yung 100,000 daw, sir, sa kanya. O, ikaw pa nagnakaw? Opo, sir. Kumakalat po sa baryo, sir. Eh, meron naman po siyang katibayan ko dito na promissory note, sir, na nagbigay siya sa akin na 100,000. Okay. Mayor Benitez, sir. Yes, Senator. Okay, Mayor, anong advice mo, maipapayo mo dito sa tatlong dati mong empleyado kasi tumakas na pala, nag-ewol na mga ito. Gusto niyo po silang kausapin, Mayor? Yan, nakikinig sila. Well, malinaw naman po na tumanggap sila ng pera na hindi naman kanila. Mm-hmm. Doon ako nagtataka at bakit po sila humingi. Ano naman po yung laro, wala naman pong kalokohan yan. Mm-hmm. At very transparent. Mm-hmm. So, ano po ang rason at kumuha sila? At hindi lang po yung maliit na bagay. Kung balato po yun, maintindihan ko yung mga 1,000 mm-hmm. o 2,000. Pero halos 2 million plus ang pinuha. Opo. And ate, four ways ang paghati. Yung tatlo plus itong winner.
Oh, hindi na po ano yan, hindi na po balato yan. Ibang usapan na po yan. So ang suggestion ko po sa kanila para hindi po sila madiin sa kaso, ibalik na lang po nila kung ano pa nahawakan nila doon. Kung bumili po sila ng mga sasakyan at kung ano man, kung pwede nga tama po kayo, ibenta na lang at ibalik po doon sa may-ari talaga. Ang masarap... Dahil sa kanya po yun Nanalo po siya ng malinis Totoo. So kanya pong pera yun At ito pa nga po, Mayor, ang masaklap, ipinapahiya pa nitong mga... itong tatlong scammer na ito, itong victim na nga, biniktima pa sa pamagitan sa pamamahiya. Well, dagdag pa po sa kasalanan nila yon. So, kung ako po sa kanila, mag-complain na lang sila. Okay. So, Mayor, makakatulong ba kayo dito sa biktima in terms of dun sa, ano po, sa pagkakaso para talaga lalo madiin itong mga dati niyong empleyado na ng scam? Senator, tutulong po kami sa lahat po ng makakaya namin. Magbibigay po kami ng support dun sa... Legal assistance. Na biktima po. Okay. Sa lahat po ng kailangan po nila. Ayun. Sige po. Mayor Albie Benitez ng Bacolod City, maraming salamat po sa time binigyan nyo sa amin, Mayor. Maraming salamat po, Senator. Okay. Ma'am Lexel, Sir Rafael, maliwanag na maliwanag pa talaga sa sikat ng araw na iniskam po kayo nito mga magnanakaw na to. Itong si Catherine Vargas, Jefferson Castillo at Liwa Viloria. Sir Jefferson? Jefferson? Binabana niya. Natakot nang narinig ang boses ni Mayor Benitez. Ma'am Lex. Sir Idol, nung nasa investigation office po kami, tumawag po yung boyfriend po ni Catherine na magbibigay na lang daw po siya ng 300,000 tapos quits na daw po. Tapos na daw po yung usapan. Yung boyfriend po niyang pulis yun. Pati yung boyfriend niya, idamay natin ang pangalan. Sabi niya po, Paul, pero pinasearch ko po siya sa PNP. Ang pangalan po is Ferdinand Cortez. Makadistino po sa San Manuel, Sir Aydon. Iba, itago niyo po yung mga chat niyo, dalawa, nitong si police, itago niyo po para magamit din natin ebidensya pag kinasuan natin. Lang po, sa tawag lang po yung idol. Sa tawag lang po kasi yun, yung nasa investigation office po kami. Okay, huwag ka magpapaniwala, kung bahala, maniwala ka sa police na yan. Ayun, binaba na talaga ni... Out po ako para sa pamilya ko, idol. Dahil po sabi ni Miss Catherine po sa amin, idol wag na wag daw po kami magbabanggit dahil delikado daw po kami. Kaya ako magbabanggit, Catherine Vargas, scammer. Jefferson Castillo, scammer. Liwa, Bilore, scammer. Ayan. Idol, nung Monday po, pinasumon po kami. Tinumunan po kami dahil sinasabihan daw po namin sila ng sino scammer. Sino nagpasumon sa inyo? Si Catherine po, silang tatlo po, nandito po yung sumon po na natanggap po namin sa barangay. Pati barangay, nagamit nila. Yes po, Idol. Tapos sabi ko po, Idol, pinaparoon. Okay, idol, sandali lang. Tawagan nyo nga yung barangay, paggalitan natin to. Sino nakapirma dyan sa barangay? Baka fake yung sumon na yan. Hindi po. Ibinigay lang po ng barangay po ito, tapos humarap naman po kami. Tapos sinumunan po kami ni Catherine, ni Liwliwa at ni Jefferson. Yun nga po, sinabihan daw po namin silang scammer sila. Okay, ma'am. Okay, from now on, ako na pong kausap nyo, pati si Mayor Albie Benitez, huwag na kayo magpapaniwala sa tatlo. Opo. Pero bago ang lahat, ma'am, kasi ayoko nang dudugtong-dugtong-dugtong-dugtongan nyo pa. Kanino kayo mas may tiwala? Sa akin o dito sa tatlo? Yung po, Idol. Yun naman pala. At nandiyan pa yung AXIS. So ako, AXIS, tutulong pa si Mayor Benitez, tatlo na puwersa, kasama pang Senate office ko versus itong tatlong uhugin. Kanino kayo maniniwala? Sa inyo po, Idol. Very good. Mula ngayon, pag nakatanggap kayo ng mga summon, kung ano pa, punitin nyo, ako nagsasabi. Opo, Idol. Diba? Kasi kayo nga magdidemanda, tapos kayo pa isusumon ni chairman. Which is wrong. Mananagot po ito, sinisiguro ko po sa inyo. Piece of cake. May kaso ito. Sige. Anyway, yung mga taga-AXIS dyan, sa Kawayan, mag-provide sa inyo ng lawyer and then ipapakiusap ko kayo kay Mayor Benitez o sa kanyang legal team para dun sa tulong na pwede maibigay sa inyo. Okay? Opo, Idol. Kaya next time, ito, merong aral na pulot tayong lahat. Kapag kayo ay nanalo at alam nyo legit yung inyong pagkapanalo at may lumapit sa inyo na magsasabing
nagawang ko ng paraan na panalo kita, pahimbalato, palayasin nyo. Ayan na, pera na. Hawak na ni ma'am. 3 million, hawak na. All you need to do is punta ka na sa bangko, i-deposit mo na. Naharang nitong tatlo. Nabudol siya. Nabudol. Tapos ang pinapalabas pa nitong tatlo, sila pa ang nabiktima. At kaya pinabarangay. Mapapakamot ka na ng ulo at ang kakapal na mukha nitong si Catherine Vargas, Liwa-Liwa, Viloria, Jefferson, Castillo. Hayaan niyo po ma'am. Ngayon na mismo, libu-libo na po nakakapanood nito. Million po makakapanood nito. At malalaman dyan sa Kawayan, malakas tayo dyan sa Kawayan, malalaman ang sa buong Isabela, malakas tayo, malalaman ang mga taga-Isabela na itong tatlo ay scammer. Okay? Opo. Huwag niyo ibababa ang telepono ma'am, kakausapin niyo kayo ng staff. Anyway, nandiyan naman yung mga taga-AXIS sa Kawayan, mag-usap-usap na lang po at tutulong po yung tanggapan po ni Mayor Benitez para mabigyan po kayo ng karapatang tulong. Okay? Thank you po, okay, ma'am. Idol. Thank you po, ma'am Lexel. Thank you po, Sir Rafael. Okay. Yun yung masakit, ano? Hawak muna yung pera. 3 million. Malaking pera yon. 3 million yun, sir. Nataranta siya kasi may point nga naman siya. First time sa buong buhay niya makahawak siya ng 3 million. Napo. 3 million, isang bundle, dalawang bundle, ganun karami yun. Siyempre, ninervising ka. Kung first-timer ka, opo. Anong gagawin ko to? Habang siya ininervious, pinagsamantalahan itong isa na kasama niya, Catherine, binulabola siya, binudulbol siya. Paghati-hatian natin, kung ako yun, sapukin ko agad, balis ka nga dyan. Oo nga, sir. In the first place, hindi ko nasamahan sa ano sa boarding house. Pag binigay sa akin check it, tapos sasama, sabihin ko lumayas kang sarap ko, mami, papulis kita. Hindi, ganun ka dapat gawin nyo. Tama nga naman, sabi kanina ni Mayor Benitez. Kung yan ay balato, paing balato, 1,000. Bigyan mo 1,000. Jollibee, bigyan mo. Kahit pa sabihin Burger King, bigyan mo. Pero, four ways, hati mo yung 3 million? Hati mo yung 3 million, four ways, divide mo nga. Hindi, tingnan natin, magkano tinanggap naman ito? 3 million? Four, sir. 750,000. Saka kumuha ng swerte. Balato, 750,000. Scam na yan. Budol na yan. Sana magan. Grabe balato, 750. Grabe naman. Kung 750 pesos, okay. 750,000, hindi okay. Kaya pala sinasabi niya, sir, kanina, 75 pesos. May sinasabi po, 75 pesos. Oh, sinasabi nitong, ano to, Jefferson, si Jefferson po, na makukulong na. Nako. 750 pala, sir. 750,000. Kaya gulat ko 75 pesos. 750,000. Sobrang laki. Opo. Anyway, ayan po, lesson learned sa lahat. Eh kapag kayo po inanalo sa anumang palaro, paraffle, eh pag hawak nyo ng pera o cheque, run. Pag merong mga susunod-sunod sa'yo at nangungulit, tawag ng police. Tama po. Tawag ng NBI. Punta ka sa NBI. Anyway, may kalalagyan naman mga ito. Ito pang ikaw, Ferdinand Cortez, ha? Police na Ferdinand Cortez sa Isabela. At ano sinabi? Cagayan? Maghunos dili ka, Ferdinand Cortez. Ah, baka pati ikaw, idamay ko dito. Pag hindi ka maghunos dili, Ferdinand Cortez na isang police. Okay? Apo. Sige, paalam na tayo. Okay, salamat po. At mga kapatid po, tuloy-tuloy niyo pa rin pong mapapanood ang Wanted sa Radyo sa Rafi Tulfo in Action Facebook and YouTube lang. I-upload nyo nga yung pagmumukha ng tatlo ngayon para malaman sa buong Isabela. Malakas tayo sa Isabela. Lakas natin dun. Post natin sa Facebook niyo, sir. Post natin to sa Facebook saka sa YouTube. Sa Facebook natin, malakas tayo dun sa Isabela. Dami tayong nanonood dun palagi. Nagkinig. Yan. Yan tatlo. Post nyo pagmumukha nito. Okay? Yan. Salamat po. At mga kapatid, ingat po sa lahat po ng mga pauwi ng probinsya ngayon. Tripleng ingat po. At sa Lunes po muli ako po si Shari naman. Good afternoon. Rafi Tulfo po. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang ating mga OFW. Mabuhay ang ating mga magagawang Pinoy. Salute!
greeted and welcome po sa Bardagulan serie. And samahan niyo po kami. Naalala ko na naman yung intro ko ng Wanted Bardagulan. Sabi ko. Ako po sa Shari naman. And samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. At ako naman si Maricel Tufo Tungol. At syempre ang program po ito. Atid sa atin ng Robust Attire Supplement for Men. Di umatras at di umayaw sa bawat laban. Ang Robust po ay 70 pesos SRP per tablet. At meron din po tayong Robust Extreme para sa mahababang romantic date kasama si Mrs. At ito naman po ay 140 pesos per tablet lamang. Parehas pong available at mabibili sa all leading drugstores nationwide. Datid sa atin ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life alay. At nandito na po ang Fortune Pay. Send money without worry. Ako lang ba? Pero nakakapagod talagang pumila sa mga remittance centers. Kaya mas pinipili ko na lang gumamit ng Fortune Pay app para sa mabilisang transaksyon, no need ng pumila. Ang Fortune Pay po ay available sa Google Play Store at Apple App Store. So, saan ka pa? Fortune Pay na. Ayan. Use Fortune Pay today. Yes. At ang topic natin today ay may feelings ka sa best friend mo, aamin ka or itatago mo. Kung ako, kung itatago ko or tatakas ako, ang gagamitin ko ay movie. Mabilis na. Hassle-free pa. True. Ayan. Hindi ka pa late. True. Hindi ako na late ngayon. Oo. Dahil sa Move It. Sure. Ayan. I-greet ko nga lahat ng mga riders. Oh, kung sino mag-a-attend sa'yo. Oo, diba? Pero, kaya lang kasi hindi ako nagpapakilala. Pero mm-hmm. may mga ilan na nakikilala ko, lalo na kapag ang destination ko is sa TV5. Yes. Kasi from bahay, Taguig to TV5, Mandaluyong, 79 pesos lang. Mm-hmm. Diba? Sobrang mura. Tapos ang biyahe ko lang is nasa 10 to 15 minutes nandun ako sa TV5. Sobrang thank you sa Move It. Ayan, i-greet ko lahat ng mga nasasakyan nating mga Move It rider. Wala na pala, hindi pala nakikita dito yung mga pangalan. Mm-hmm. Like after 24 hours. Ito yung naghatid sa akin kanina. Ayan, tiga mo. 234. Ay, oh. 234 mabilis pesos na, mura lang. Pa. Yeah, so thank you very much sa Move It. At again, ang programang ito ay atin sa atin ng Move It, discarding tapat. Okay, parang pagtatapat mo kung ikaw ba'y may feelings sa mga best friend mo. Pero na topic na namin to before, lagi namin sinasabi, yung best friend kasi minsan ano na lang yan eh. Kumbaga parang etchos. Etchos na lang eh. Kasi alam mo naman deep down inside na meron eh. Meron eh. Ikaw lang nakakaalam niyan eh. Oo. Meron talaga eh. At alam mo din naman na kahit papano may parang umaasa ka, may possibility, hindi nawawala sa isip mo na may possibility talaga na either gusto ka din niya or talagang friends lang. Mm. Yun yung masaklap. Pero dapat kasi aminin nyo sa sarili nyo yun. Kung huwag nyo gagamitin yung best friend kung may nafe-feel naman pala kayo sa best friend nyo. Di ba? Tama. Kaya magkakagulo. Talagang masasalang talaga yung friendship nyo kapag nag-lie kayo sa sarili nyo na diba na, hindi, wala akong feelings. Pero deep inside, meron. Masisira talaga friendship nyo, trust me. Pag hindi nyo ina, hindi naman kailangan aminin dun sa best friend, pero at least aminin mo sa sarili mo na meron. Mm. Tapos huwag nyong ginagamit yung term na, best friend ko lang yan, diba? Kasi parang niloloko mo yung sarili mo lagi. Oo. Kaya pero kung ako sa inyo, siguro tansyahin nyo muna. Kasi dalawa mawawala sa iyo dyan eh. True. Una sa lahat, yung friendship niyo mawawala. Mm-hmm. Pangalawa, mawawala din dyan, of course, yung binasted ka. True. Pero magiging awkward, sana naiintindihan niyo din, na magiging awkward din naman kasi kung ipupush niyo yung friendship niyo na alam mong yung isa may nararamdaman, yung isa wala. So, sumusugal ka dyan unless kasugal-sugal talaga yung tao. Mm-hmm. Diba na talagang worth it yung sugal na gagawin mo.
ayun, pero eventually naman, kung kunyari umamin ka, may mga possibility na mas masarap maging jowa or maging asawa yung best friend mo. True. Kumbaga, ang ganda-ganda ng pundasyon nyo. Kasi, nag-start sa magandang friendship. Mm-hmm. Nag-start sa... Kumbaga, kampante kayo sa isa't isa. Kasi, may mga iba, ano na eh, diretso ligaw. Diba? Pero may mga ina naman talagang... Ano na nila eh, kahit ikasal na sila. Best friend talaga tingin nila sa mga partners nila. Yes. Pero maganda rin, kung yung pundasyon nyo is yung galing talaga sa... Yung movie na, no? Love, Rosie. Hindi. Yung kay Carlo Aquino at saka kay Lovie po. Di ba mag-best friend yun? Anong title nun sa Netflix? Pinanood mo sa akin yun? Okay naman, di ba? Tinipid-tipid mo pa nga eh. Hindi, nandun ako nasaktan yung ano eh. Anong sabi nila? Ang tanga-tanga ko daw. Mm-hmm. Kumbaga kasi pinakawalan ko nga. Kasi nga hindi niya inamin sa self niya na may na-feel siya na kakahanap niya ng love life. Nandun lang pala sa harap niya. Ano yan? Carlo? Season something eh. Oo, si... Teka. Panoorin niyo yun. Parang ganun yun eh. May recommendation pa. No? Seasons. Oh, Seasons. Seasons. Mm-hmm. Ayan, yung palabas ni Carlo Aquino and Lovie po. Crush na crush ko kasi yun si Lovie. Oo. Alam mo, sexy gusto, kasi. Oo, tsaka yung boses niya. Mm-hmm. No? Very seductive. Oh, parang, very soft na seductive. Paano pa pag sa umaga na si Lovie po? Mm-hmm. Good morning. What? Siguro kapag niligawan ako, kahit babaeng babae ako. Kami kasi seductive namin, ano eh, bulldog. Good morning. Oh. Ganun na tayo sa umaga. True. Diba? Pero dun sa seasons kasi, ano eh. Yun na yun eh. Itong topic na yun. Yun. Ito yun eh. Hindi, may isa pa. Love, Rosie, diba? Hindi ko pa napanood. Si ano yun? Maganda yun. Love, Rosie. Parang hindi sila nagkakatugma. Yung isa may boyfriend, yung isa single. Tapos dumating yung point na ano, paano na kaya? Ano ba yung linya ni Kim Chu doon? Oh, yun yun. May linya si Kim doon. Best friend mo lang ako. Ay, hindi, kay Jolina Magdangal pala yun. Tsaka kay Marvin Agustin. Hinahalo-halo mo sila, Day. Tsaka kay Marvin Agustin. Oo, marami palabas na ganyan. O kasi dito sa Filipino, feeling ko hindi lang naman dito, pati sa abroad din, yung mga best friend na... Si ano din, yung kay... Ano yun? To All the Boys I'd Loved Before. Ayan yun, Love, Rosie. Yung To All the Boys I Loved Before, di ba, mag-best friend, best friend. Or yung kapatid niya yun. Yung kapatid niya. Best friend, pero... Kissing Booth yun. Oh, Kissing Day. Ah, si ano, si Peter Travinsky. Yung ano, yung kapatid nung babae. Si kapatid Kitty. Nila. Oo. Best friend niya din. Tapos, si ano din yun, si Kissing Booth. Pero in real life, sila naman din talaga. Mm-mm. Pero hindi ata sila mag-best friend in real life. Talagang mag-jose na. Ayun! Bogs! Shinota mo ko eh! Shinota mo! Best friend mo! Ganon! Eh, ganon talaga. Oh. Ganon yun. Gusto ko nga rin shotain yung, ano eh, yung bodyguard dun. Pogi kasi nung ano, nakaitim na ano. Sino? Yung nasa story din. Wait lang. Ama ka na. Shinota mo, best friend mo. Ganon. Tsaka yung ano, yung... Yun lang yung nakita ko. Yung kay ano, kay Jolina Magdangal tsaka kay Marvin. Alam mo, gaganda ng mga palabas noon, ano? Yun, no, yung bodyguard ko nagtutrain. Ay, sarap. Ay, sorry. Hindi ko nakita yung story niya. Hindi ko nakita. Kagabi din yan. Eh, tuloy. So, yun. Yun yung mga problema. Tsaka dapat alam mo sa sarili mo na, actually, hindi ko alam ba't nila sinasabi na madadama yung friendship. Ganun talaga. Sa akin, hindi naman. Hindi, paano kung yun nga, tinabla? Like, kunyari, may iba naman pala talaga yung gusto yung best friend mo, di ba? Yun lang. Kaya lang, ikaw, invest ng feelings mo doon sa tao na yun. Eh, hindi siguro naman ikaw gusto. Siguro kung ako, may feelings ako sa best friend ko, sasabihin ko na lang. Si Doc Patch. Hindi ata. Hindi, siya may feelings sa'yo. Hindi ata. Lugi. Lugi agad. Hindi, siguro sasabihin ko. Kasi,
gusto ko rin malaman niya. Ngayon, kung umiwas siya sa akin or alam mo yun, nag-iba, nasa sa kanya na yun. Basta at least wala akong tinatago. Kasi pag tinago mo ng tinago, ikaw din yung mahihirapan. Mm-hmm. Diba? Para at least aware din yung best friend mo. Kunyari, magka-girlfriend man yung best friend mo. Diba? Parang at least aware siya na gusto ko nito pero iba kasi talaga gusto ko. Diba? Na wala kang... Oo. Or siya na rin yung mag-a-adjust na, ah, hindi ko muna ipapakita, baka masaktan. Yung dahan-dahan, kumbaga soft launching, dahan-dahan. Diba? Ang puso ko. Kasi diba si Lovie po hindi ganun. Yung ginawa... Sa dinami-rami na ang kaibigan ko. Ikaw pa. Pinatarantado mo na naman ako. Gusto mo ah. Na kaya di sila ba? Sa Tinder. Ikaw naman. Namang mahal na mahal kita eh. Hindi air tag mamaya. Naman namang mahal na mahal kita. Ah, malapit ka na. Bakit nasa BGC ka pa din? Ba't nasa one floor ka? Uy, paano mo laman yun? May problema ba? Ano mo yun sa one floor? Ano nalaman mo sa wildflower? Oh, ituloy mo yung topic. Ano nalaman mo sa wildflower? Awantikol. Oh, no. Ano nalaman sa wildflower? Sabi ko sa'yo, dati akong pinya. Ano nalaman mo sa wildflower? Kung ang pinya, maraming mata o maraming ano tinga. Ano nalaman mo sa wildflower? Bakit ba? Ano nakita mo? Mag-ano na tayo. Ang programa po ito, itin sa atin ng Grand Adult Diaper. Grandparents and Grand Winners with Grand Adult Diaper from Mega Sofa Genic Products. Wala na naitindihan yung mga netizen. Gusto mo ba ng adult diaper? Uy, kailangan ko to. So, pag wala ka sa regla. So, so meron po tayong medium at large. Meron po tayong medium at large. At ano to? Actually, pag buntis ka at pag nakakakailanganin mo tong diaper. Ay, ito sa akin. Ano hip yan? Size 32 to 44. Oo. Hip size 32 tsaka, to 44. Ang maganda dito, may plus one pa din. So, hindi tayo nalalayo sa ating mga baby diapers, sa twins lampin. Sa grand adult diapers naman nila, may plus one pa rin po. And available po ito sa all leading supermarkets nationwide. So, sa mga mommies na after mga anak, kailangan po natin to. Alam po natin yan, ang adult diapers. Ayan, and syempre sa mga lolo at lola natin, di ba? Na hindi na kayang mag-CR. Ito, feeling ko, pag nireregla ako, pwede to. Oo, pag malakas ang pag mens. Super lakas talaga. Ano to eh, meron siyang hip size, 32 to 44. Ito, and unisex siya, mga kapatid. So, kung yung lola nyo or yung lolo nyo, mga kapatid, ay nangangailangan po ng diaper, malaking tulong po ito at abot kaya po. Kasi aminin natin, napakamahal po ng mga diaper, lalong-lalo na po ang adult diapers. Mm-hmm. So, itry nyo po itong Grand Adult Diapers. At ito po ay merong refashionable seatbelt. Charot. Tape. Magagalit ang mega soft sa akin yan. Binabago. And again, mga kapatid. Hindi na, please fasten your seatbelt. Please fasten your diaper. And again, mga kapatid, dito naman pong Grand Adult Diapers din po ay super absorbent. So, hindi nyo po kailangan mag-worry kung yes, medyo marami-rami ang wiwi. Diba? So, ito po, napaka-reliable po ng Grand Adult Diapers. Basa rin natin si Angela Calamba ng Davao City. Magandang hapon, Angela. I'm feeling lonely. Hi, Miss Angela. Kaya today. Hello, hello po, magandang hapon and welcome po sa Vardagulan serye. Napakaganda nyo naman po. Ano po? Napakaganda nyo naman po. Eh, bakit ngayon lang din. Bakit kayo natawa, Madam Kaloka? Mukhang pinaghandaan niyo po ang barda, Madam. Unless may lakad po kayo. Yun, yun. Tama ka, Ma'am. Pinaghandaan talaga to. Ayun. Ma'am Angela, meron na po ba kayong asawa? Or meron po ba kayong boyfriend?
Ano po, wala po akong asawa, patay na po. Single mother po. Pero minsan po bang may nanligaw na sa inyo na best friend nyo din? Ay, nung kabataan ko pa po, pero ngayon na ano, in maturity na wala na po. Nung kabataan lang, nung high school pa po ako, experience ko lang yun noon. Mm, anong experience nyo doon, ma'am? About sa ano, ma'am, yung best friend ko na sa high school po ako, ma'am. Mm-hmm. Tapos, yun na nga, ma'am, araw-araw kami nagsasama kasi kasama kami sa, ano muna, si Ite, yung tawag na si Ite. Tapos, nasa, ano ako, yung, sa platoon po, ma'am, ako, doon sa pinakahulihan. Tapos siya din, nasa hulihan. Ayun. Tapos lagi ko siya makikita, ganun. Magkasama kami sa mag-snacks, ganun, ganun. Tapos, mag-snatch? Mag-snatch? Grabe bakit naman yung... Bakit naman mag-snatch? Why naman ganyan hobby nyo? Mag-snatch. Ah, sorry. Mag-snatch. Sorry. Mag-snatch. So, tapos sa inside the room po, yun na kasi, ano, dito lalaki, dito babae. Nasa una ako, tapos siya nasa likuran. Mm. Pero yun nga, sa, pag ano, retis na po, ayun, magkasama kami, pupunta doon sa, kasi na nagbinta din kami ng balanak yun noon. Yan, magkasama kami, kasama yung mga kaibigan ko din na babae, tsaka may dalawang lalaki, yun. Tapos yun nga, di niya alam na ganun pala yun, may pagtingin pala ako sa kanya. Pero yung mga moves ko, parang mabaliwala lang din kasi to, dahil sa mga kasamahan ko na babae, ang likot din nila, no? Ang ingay, ganun-ganun pag magkasama. Pero minsan nga, yung may ma-detect ako na parang may gusto siya sa kasama akong babae, parang feeling ko parang galit or what, pero kasi best friend ko yun ding babae, wala lang, nag-ano lang ako pa kung baba, tapos naghintay lang ko ng tamang panahon kung mag-ano, kung na maging sila ba or what, ganun. Tapos yun na nga, minsan, magkasama silang dalawa, magkasama kami pero sabay silang, sila ang magkasabay kasi doon pumunta yung boy. Tapos ako dito, ako sa tatlo kong kasama. Yun na, parang nainis ako ganun, pero wala akong magawa kasi doon siya nagpunta. Pero ayun na nga, gusto ko sana na may pakita yung feelings ko sa kanya, pero naku, nag-ano ko, confused ako, baka mamaya ayaw niya sa akin, tapos nagpakita ako, baka mahiya lang ako, or ganun. Tapos yun na nga, minsan, yung tatlo lang kami magkasama, tapos yun, tahimik ako, tapos sabihan niya, hoy, ganun, ginulat niya ako, pag ganun-ganun din ako, pero wala na, parang naano na yung feelings ko sa kanya. Gusto ko sana ipakita sa kanya na may feelings ako, pero yun na nga, baka nga ayaw niya sa akin, tapos mahiya lang ako or ganun. Tapos nung may time talaga na magkasama kaming lima, tapos ayun, silang dalawa doon, dito kami, parang sa tingnan ko sila sa gilid, parang nainis ako na parang nasaktan, ganun. Kaya minsan, puntahan ko sila, tapos hindi ako nag-disturb, pero may tanong daw ako, kunwari, ganun-ganun lang, para lang, ano, mapansin ako, ganun. Pero wala talaga, yun ang point doon, dapat sana, ipakita mo na, or tell mo sa kanya na, ano, may feelings ka sa kanya, or at least ma-refresh or giginhawa yung feelings mo kasi nakakailabas mo yung feelings mo na tagal mo na kinikim-kim na gusto mo siya. Ayun, ma'am. Okay. Ma'am Angela, ngayon po ba kung kunyari kayo, yung best friend niyo, ma'am, meron kayong best friend ngayon. Ngayon, ma'am, ha? Mas tanggap niyo po ba na or paano niyo po i-take kung kunyari yung best friend niyo ay may gusto sa iyo? Paano niyo po siya i-take tapos hindi niyo siya gusto as friends lang talaga?
yung friend ko ang may gusto sa akin, tapos ako ang ayaw. Yes, paano kung gano'n naman, ma'am? Paano mo i-explain sa kanya na ayoko. Hanggang friends lang talaga? Gandun lang. So, paano kung baliktad-baliktad ang sitwasyon, like nga, ganyan? Baliktaran po. Oo, baliktaran. Siguro kung ganyan, best friend kami, tapos may gusto siya sa akin, lalaki siya, no, ako babae. Siguro, para sa akin, babae. Oo, siguro iprank ako siya eh na, ayun, wala akong feeling sa kanya, maghanap na lang siya ng iba. Doon, buti na lang siguro. So, para madam. Hindi, pero madam, kasi may mga ilan na gusto, of course, gusto pa rin ma-preserve. True. Gusto pa rin manatili yung kanilang friendship, yung kanilang pagkakaibigan. So, hindi rin madali sa part ng ibang tao na aminin na ayaw talaga nila na ng more than friends. Friends lang. Mm-hmm. Friendship lang talaga yung kaya nilang ibigay. Hindi yung more than friends. Oo nga, ma'am. Kasi minsan, pag more than friends na, yung iba, ayaw niya eh. Ayaw. Baka masaktan ka lang pag i-propose mo yung feelings mo sa kanya. Oh. Okay. Miss Angela, thank you very much, ha. Sino po yung gusto niyong i-greet, ma'am? Yung mga taga Davao? Ay, dami akong i-greet, pero ang pinaka-ano ko lang i-greet ay yung pamilya ko, yung mama ko na nasa Barubu, at saka yung anak ko na nasa sa Santo Tomas, yung pinuntahan ko na may depression, at saka yung anak ko dito sa Digos. God bless sa lahat. Thank you po, ma'am. Thank you. Ah, Digos. Ayun. Happy. Happy viewing po sa mga taga Digos. Kasi yung friend ko taga Digos din eh. Ayan. Yes. Maraming salamat po. Happy viewing po sa lahat po ng mga taga Davao City. Maraming salamat po, Miss Angela Calamba. Thank you po, madam. Ayan. 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 Okay. And next naman natin si Paolo. Hello. Bernardo ng Mandaluyong City. Anong name mo sa gabi? Athena. Athena kasi. Why naman kasi nilagay niyo ang Paolo diyan? Oo, nakaka... Hindi. Gusto namin Athena. Athena, mukhang namang may pinagdadaanan ka naman. Sakto lang po. Gusto ko yung biglang dumating yung ilaw. Sobra, super pa yung may girl. Hindi, gusto ko yung may dumating na ilaw para ka na dyan pinapainitan. Ano ka dyan? Sunbathing yarn? Mi, bakit naman parang may pinagdadaanan ka naman sa topic na to? Yung kung may feelings ka sa best friend mo ba, isaamin ka ba, or itatago? Based on my experience kasi, nag-rely ako sa kasabihan na take the risk or lose the chance. So, yung friendship namin, magkakilala kami since high school. Tapos, nung bago kami mag-senior high school, sa sobrang kagustuhan ko na ma-express yung nararamdaman ko, nag-take the risk ako. Ang kaso nga lang, ganun talaga may mga consequences na mangyayari. Kaya, nakatanggap ako ng rejection. Pero, up until now, friends pa din kami, pero hindi na ganun ka-close. Anong sabi niya? Mi, huwag kang umiyak! paano niya tinik? Nung sinabi ko sa kanya na parang na fell in love na ako sa kanya, parang ang tinik niya na reply nun is hindi pa siya ready makipag-relationship sa mga LGBTQIA+. Tapos, ako naman, as a person, sinigurado ko na parang kailangan bago ko ng commitment, parang may assurance pa din. Pero, yung assurance na gusto ko makuha sa kanya, yung sinabi niya, is hindi niya mabigay. Parang walang consistency. Kaya parang, sinabi ko na lang sa sarili ko na, ito na yung end point ng sinasabi nilang fantasy ko na magkaroon ako ng jowa. Alam mo, tama yung sinabi mo. Take the risk or lose the chance. Yes po. It's either that to na lang po. Kasi parang, kung lose the chance po, what if gusto pala niya ako tapos hindi ako nag-take risk? Kaya mas pinili ko mag-take risk. Kaya parang, it's a win-win situation po.
Oo, oh, kumbaga mahirap din. Kasi parang kasugal-sugal ba tong friendship na to or kasugal-sugal ba tong tao na to? Kasi parehas mawawala eh. Yung friendship and of course yung romantic relation, yung romantic feelings mo doon sa isang tao. Diba? Oh. And hindi, well, swerte natin kapag na may bumalik sa ating romantic feelings yung pinag-aminan natin. Pero ikaw ba, ano yung nag-push sa'yo na umamin? Meron bang chance na umasa ka din? At some point, umasa ka din na feeling ko dahil napapakitaan niya naman ako ng feelings or napapakitaan niya naman ako ng kahit konting effort, gusto niya ako. Ano yung nag-push sa'yo? Kasi po, nung high school pa po kami, parang hindi po talaga ako masyadong nakikipag ano po sa ibang tao po. Tapos siya po, siya yung una nag-approach po palagi sa akin. Tapos parang nakaramdam po ko ng ibang treatment po towards him po. Tapos po, parang nung una pa lang po, nararamdaman naman po niya na may romantic feelings na po ko sa kanya. Pero hanggang mag-grade 10 po kami, tuloy-tuloy pa rin po yung treatment niya sa amin, sa akin po na ganun po. Tapos parang napapansin po ng iba naming friends na parang sa akin lang siya ganun. Kaya parang ako, bilang isang part ng LGBTQIA+, parang umasa ako, nagkaroon ako ng hope. Yun pala, false hope lang pala yung matatanggap ko kasi nga parang hindi niya kaya pa talaga mag-commit. Pero wala na, hindi naman niya ako totally ni-regret. Nagbigay lang siya ng reason na parang hindi pa siya prepared. Ayun yung sinabi niya sa akin. Kamusta na kayo ngayon? Ngayon po, ano na lang kami, we're so-called friends na lang po, pero hindi na po kami ganun ka totally close before na nag-update po kami everyday, parang ganun po. Kasi nag-iba na rin po kasi kami ngayon po kasi college na po kami eh. Parang ibang university, ibang course na po, parang hindi na po kami, yung communication po namin, konti na lang po. Ano yung pinagbasihan niya ng pagiging best friend? Kasi po, yung ano po, yung time na po yun, parang out of all na ano po, na madalas kaming circle of friends. Pero po, kami po talaga yung totally close po dun sa circle of friends namin. Na parang masasabi po namin na kami yung pwede namin masandalan yung bawat isa. Kasi po, nung time na yon nagkaroon din po kami ng mga hardship moments. Tapos, sinamahan po niya ako nung in-encounter ko po yun. Tapos, yung siya rin po, nung namatayan din po siya, parang andun din po ako sa tabi niya. Ganun po yun nangyari sa amin. Kaya parang tinitake namin yung relationship namin as best friend pati. Pero ano yung thought or ano yung opinion mo about sa mga tao na nagsasabi like ginagamit niyo lang yung word na best friend. Even though meron kayong romantic feelings doon sa isang tao. Yung thought ko po doon siguro, ano po, parang nakadepende naman po sa tao yun. Pero po, para po sa akin, yung word po na best friend, ano po siya, malaki po yung factor po, tsaka napaka-broad po ng meaning. Tapos, kung may romantic feeling naman po, nasa tao naman po yun, kasi meron po tayong iba't-ibang relationship na tinatawag po, po ng open relationship po, na parang, yung sa isang relasyon po, parang yung dalawang mag-partner po, open po sila for other relationship po, tulad po na sa best friend po, gano'n. Parang may ganun din po kasi akong feeling na parang kung gusto ko magkakaroon ako ng boyfriend po, parang gusto ko open pa rin po kasi ibang relationship po na parang magkaroon pa rin po ng mga best friends po, gano'n na mga ibang sexuality po. Yan po. Okay. Paolo, yung guy na yon, until now ba nagre-reach out pa rin sa iyo or nag-o-open up pa rin ba ng mga pinagdadaanan niya, ganun? Kasi syempre naging mag-best friend kayo, so mahirap din tanggalin yun kahit sang aspeto mo tingnan. Yun po ako eh. Ano po, parang hindi na po kami gaado po nag-uusap. Pero po kapag ano po, may chance po na nagkakaroon kami ng mga birthday po ng common friends po namin, mga celebration po, kulat-kulat po ng ginya, gano'n. Nakikita po kami, pero po, hindi po kami gano'n totally nag-interact po. Kasi po, parang
ayun nga po, tulad nga po, nagkaroon kami ng mga sa rejection po ng pag-amin ko bago kami mag-season. Pero po, ang inaano naman na po niya na parang nag-approach pa rin siya mag-usap kami. Pero yung kamustahan na lang po, hindi na yung totally tulad ng dati na nag-update siya kung ano lang nangyari sa buhay niya na kung ano talaga yung palagi na ginagawa, kung ano nangyari sa buhay niya. Parang kamustahan na lang yung nangyari sa amin kapag nagkakaroon kami ng detailed interaction po. Oh, okay. Pero hindi na mawawala yun, ah, yung awkwardness. Opo, parang ganun na po yung nangyayari po sa amin. Meron po talaga kami parang hiya moments po sa isa't isa kasi parang syempre, ano, umamin po kasi ako nung na, ano ko nga po, parang na po ako romantic feeling sa kanya. Tapos syempre, as a gay po, parang bilang lalaki po, parang hindi po sila sanay na ganun. Kasi po, di ba, usually ang mga lalaki po yun ang buligaw. Oh, ay, wait lang. Yung best friend mo na yon is straight? Apo, straight gay po siya. So, paano yun? Hindi ka ba, kumbaga, parang ang hirap din nun? Mm-mm. Ang ginawa ko po, ang ginawa ko po nun that time po, parang nag-relay po talaga ako dun sa kasabihan na take the risk or lose the chance. Yan talaga yung pinagbabasihan mo, Mi. Parang dun po talaga ako nag-base po. Kaya parang yung feelings ko po nun, ayun po talaga nagbigay sa akin ng lakas ng loob po na umamin po. Kasi parang peer pressure na din po ang sinasabihin ako ng mga friends ko na umamin ka na, malay mo, gusto ka rin. Kasi nga po, based on his actions po, parang doon po masasabi po na gusto niya ako pero ayun po talaga. Umasa lang po pala talaga ako at may mga sarili po talaga akong fantasy lang po talaga. Oh, okay. Tsaka alam mo, ang hirap din dyan, ano, kapag may pinapakilala sa yung babae or kay pinapakilala sa yung nililigawan niya, paano mo tinitake yun? Or pag kahit may ino-open lang siya sa'yo na liligawan niya pa lang, ayun po yung maganda din po sa ano namin, sa relationship ng best friend po namin. Parang the entire time po na magkaibigan po kami. Wala naman, so far po wala pong umiks na ilang ganun po na parang hindi ko siya ng ibang girl, may pinakayalan sa akin ibang girl. So ano po, Ev, ang common po sa amin na ano po, is kami yung nagpapakalala sa kanya po ng girl, pero hindi po niya sinisiryosa po kasi parang hindi po talaga siya open, sorry. Hindi pa siya ready to have an commitment po sa isang relationship. Ako lang po talaga yung naglakas ng loob po para po umamin sa kanya nung time na magsisenior high kami. Kasi namalitaan ko po na parang uuwi po ata siya ng province tapos nung po siya magsisenior high. Kaya parang, eto naman po si ganda, umamin po. Ayun, na-reject. Paano ka nag-move on, Athena? Nag-move-on po ako siguro, ano, na nung time po kasi ng senior high school po ako, parang nag-move-on ako sa ano na lang po, sa pag-aaral po. Nag-focus po talaga ako ng grabe sa pag-aaral po. Parang hindi ko na iniisip na, ay, kailangan ko pa bang mag-stick around din sa situation na yun, hindi naman ako parang nababaliw. Mm. Tapos parang sabi ko, the life must go on pa rin naman po, with or without things po. Kasi parang, at the end of the day po, parang sarili pa rin naman po natin yung kapunti natin. Kaya parang ako, sa sarili ko, mas inisip ko na i-priority ko yung sarili ko, rather than him po. Kasi parang kung gagawin ko po siya mundo, paano na po yung mga ibang tao umahasa sa akin, kung iba ko pa po mga kaibigan na parang napapasaya ko po in my everyday life. Ganun. Kung magiging malungkot po ako, magiging marami pong tao, mas magiging malungkot. Bali po. Ayun. Ngayon ba, meron kang Someone? Ngayon po, nasa ano po ako eh. Hindi pa po siya, ano, na, wala pa po label, ganun po. Kasi parang ako po, gusto ko po talaga, kapag nagkaroon ako ng relationship po, yung binabaranda po yung pagbumukha ko sa Facebook, yung ganun po, yung sinetflex po ako. Ayoko po kasi, kaya parang feel ko po kasi kapag, ano po, kapag low-key lang po, parang kinakahiya po ako, ganun po. Pero kasi, itong guy po na nakakausap ko ngayon, parang,
sabi niya, give him time daw po na parang i-assess yung sarili niya kung kaya na ba daw po niya. Pero ako naman po, parang kung hindi niya kaya, huwag sa pilitin niya sarili po. Kasi parang nakikita ko na parang napaka-desperate ko po na para lang masabing may jowa ako na laki, kailangan pinipilit ko po sa ito. Ay, pinipilit ko po siya na i-post ako. Kaya po, gusto ko po na parang meron siyang willingness po na kapag malaki po ako, ginagawa po, gano'n. Mhm. Ah, so yung bago mo parang medyo red flag. Opo, red flag siya when it comes po kasi po mahihain po siyang tao. Tapos kung magiging magkakalibin man po kami, ako po yung una niyang ano, partner na trans po. Tapos po, ang iniisip lang po kasi niya rin po kasi parang sa family background din po kasi niya. Parang hindi po sila parang religious po kasi yung family. Ah. Tapos, ang inaano naman po kung sa kanya kasi, parang, sige, magkaroon ka ng time. Pero, parang hindi naman all the time na ang mangyayari magiging tawa. Parang, may chances pa rin na parang baka may mag-ano sa akin, imam, approach ko niya. Kung yung kaya mong i-offer, kasi dito nga yung offer ng pagmamahal, treatment, gano'n. Baka doon ako mag-take place din ulit. Kasi parang, ano po ako, labo din po talaga kay Payan. Gusto ko po talaga yun. Ano, parang kaya ko ipaghalaki talaga po sa baan, tapos tawa ko ipakawalik sa family. Kasi family ay one po po kasi ako. Ako parang, gusto ko po, ako, siya papakala lang sa family ko, tapos ako rin alam ko ng family niya. Tawa po kasi wala kami issue with each other po. Ayun. So, Paolo, meron ka na lang bang any advice para sa mga may best friend ngayon pero takot naman umamin? Ang matasabi ko lang po sa mga may best friend po ngayon na may romantic feeling po sa kanilang best friend, it's either take the risk or lose the chance. But, kung ako ang papapiliin nyo, go for that. Take the risk, girl. Ang lahat ng bagay sa mundo ay isang box lang mangyayari. Kaya kailangan, ilaban mo na kaagad na. Go, go, go! Oh, ganun din naman sure. Eh. May mangyayari at mangyayari pa din naman sa buhay mo. At least tinry mo, di ba? Wow. Oy, bongga ka talaga, Paolo. Paolo, chika tayo next time, ha? Yes. Gusto ka namin makachikahan next time. Ayan. Thank you, Athena. Thank you, Paolo. Yung city. Thank you. Thank you. Meet you soon. Ayan. Okay. Ito naman ang aking krung-krung ng ano to eh. Krung-krung ng buhay ko to eh. True. Chloe. Oh, tita mo. Ayan tita mo. Mata-mata lang. Sabi ko talaga sa'yo. Ganyan. Hi, hello. Kuha-kuha mo na naman ang inis ng ate mo, Ranet. Oh, yung lip tint mo, ayusin mo muna. Hindi pantay. Hindi pantay yung lip tint mo. Diba, sabi ko sa'yo. Parang kinagat-kagat lang yung labi. Kuha talaga niyan. Inis namin lahat sa RTIA. Chloe, ano naman ang masisay mo doon sa best friend mo kung may feeling, ano, kumbaga, kung may feelings ka sa best friend mo, aaminin mo ba to or itatago mo na lang? Kung may feelings ako sa best friend ko, though hindi ko naman pa na-experience yun. Siguro talaga ba? Talaga ba? Mamate. Wala ako. Oh, ano yung 14? Never akong tumalo ng best friend in my life. Oh, ano yung 14? 14? 14, te. Basta te, aaminin ko kasi life is too short. Ito yung scenario. Siyempre, ano na kami, halimbawa, mag-best friend kami, tapos tumagal na kami, siyempre, nagka-ano na ng feelings. Hindi ko na patatagalin pa. Kaya ka sumama nung 14? Sino yun, te? Sino kasama mo nagtagay tayo nung 14? Kaya ka na-late sa radyo. Wala. Parang, sa panaginip, meron ba? Basta, te, yun lang naman tanong mo, bakit may... Nililito mo yung bata. Diyos ko. Napakadami kasi. O, ano nga, anong thoughts mo doon? Ano po, hindi ko na po
patatagalin talaga kasi bukod sa naniniwala ako na truth will set you free, tsaka halatang nagbasa ng mga motivational quotes, truth will set you free, like short. Yun lang. Siguro hindi ko, yun lang naman yung tanong mo, so sasagutin ko, hindi ko aamin ako agad. Kung lang. Choklo, di ba may na-mention ka? Kasi aamin ka ba, te? O hindi. Hanggang ngayon parang hindi ka umaamin eh. Dilibre ka lang ng kwek-kwek kahapon? Parang, te, ikaw nakaamin ka na ba kay ano? Sa kasabay natin? Kahapon. Ay, naku ha. Magkakalaglagan pa dito. Alam mong may nanonood, di ba? Nanonood din yung isa. Okay. Hindi niya alam na sumabay ako doon. Okay ang lahat. Nanggigigil. Lahat ay okay. Oo nga pala. Hindi niya alam na sumabay ako doon. Ikaw talaga, napakadaldal talaga ng... Lalagyan ko talaga ng plaster talaga yung bibig mo. Hindi, pero ikaw, Chloe, ano yung... Kasi may sinabi kanina si Athena. Ano yun eh, take the risk or lose the chance. Diba? Kung meron ka talagang feelings doon sa isang tao, then, sige, i-push natin. Sabihin mo, wala namang mawawala. Unless, yun nga, sa dito kasi, dalawa mawawala. Yung romantic, yung of course, yung friendship ninyo, and then yung romantic feelings mo doon sa isang tao, wala na. Mawawala. Dalawa yung mawawala. But at least, tinry mo. Diba? Yes. Naging open ka dun sa tao, inamin mo lahat yung nararamdaman mo sa kanya. And eventually naman eh, may kahihinatnan pa rin naman yung love life mo with or without that person. At least, tinry mo. Diba? E di kung hindi talaga kinaya, hindi talaga pwede. Let's say, hindi talaga pwede. May mga dadating at dadating pa naman. And, ang yun nga lang, ba't na yun nagpupukpuk dyan sa RTIA? Busy nga kami, te. Ay, yung ano? Si Ronnie. Pakita mo nga si Kuya Ronnie. Namimiss na siya ni Ma'am Sel. Pakita mo si Kuya Ronnie. Ayan o. Kuya best Ronnie! Best friend yung topic, di ba? Ipapasok natin yung lechon. Kuya Ronnie! Miss ka na daw ni Ma'am Sel. Miss na kita. Oh. Kasama mo ba si Enrile dyan? Ay, si Kuya, ano? Jepong. Oo. Magchachap. Oh, hindi. Pwede na yan, Enrile. Ilocano din naman yun eh. Asan si ano? Si Sab? Sab! Busy ka. Hindi, bigay mo lang. Huwag magtanong na, kung busy. Sab! Kapag meron kang feeling sa best friend mo, aamin ka ba or tatago ka? Tatago mo? Kaya nga, hindi ko rin na-experience yun. Ayan, feeling ko ikaw. Ri! May aamin ka na ba sa best friend mo kung may feelings ka? Oo naman. Oo, diba? Meron ba? Meron ba, Ri? Dito tayo, te. As of now, syempre may boyfriend ako. Wala naman ako. pero na-try mo na. Best friend ako, tapos may feelings ako for a day. Oo naman, aamin ako. Anong take niya? Anong take niya? Anong name? Anong take niya? Anong take niya nung inamin mo? May jowa daw siya, te. Ah, wala na. Baka manonood yung jowa niya. Klo. Te. Ayusin mo na yung camera mo, yan ka na naman eh. Oh, yan. Parang ano eh, CS eh. Ayan. Klo, ano na lang yung maya-advise mo na lang dun sa mga tao na, or sa mga viewers and listeners ngayon na nahihirapan, na may best friend sila pero hindi nila maamin. Na may feeling sila. Yung complainant yung tumatawag. Uso pa ba yun? Actually, hindi ko alam kung uso pa ba yung hindi na umamin kasi nowadays, sobrang vocal na ng mga teenager, lalo na yung mga Gen Z natin ngayon. Pero ang pinaka-mapapayo ko lang talaga is magpakatotoo talaga. Kasi kung talagang friend mo yung isang tao, kung totoo mo yung nararamdaman ka sa kanya, talagang kailangan mong sabihin. Although mahirap siya kasi yun nga, di ba?
pinatago ka ng feelings. Alam kong mahirap, pero isip-isipin mo na kung nanonood ka sa'yo na to. Isip-isipin mo mabuti, sabihin mo dun sa best friend mo, unti-unti mo. Hindi naman bibiglay mo, baka may jowa yung best friend mo, tapos kaamin ka. Para sabihin mo lang na hindi lang best friend yung tingin mo sa kanya, na may something pa. At hindi ka nag-expect ha. Parang mangyayari kasi dyan is unconditional love yung meron ka. Hindi ka pwedeng porkit sinabi mo na gusto mo na yung best friend mo, kailangan mag-expect ka. Kasi ang pinakamahalaga doon, at least first, nagpakatotoo ka, and second, don't expect anything. Kasi yun yung mahalaga doon, na express mo kung ano yung totoo. Yun lang. So, kaya niya yan, guys. Go. Sign na to. Ayan. Sige, sign na din yan para ipasa mo na yung mga kaso ng mga reporters. Thank you, Chloe! Bye po, Ma'am Sel! Bye! Happy Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas. Baliw ata. Oh my God. Bakit Merry Christmas? Happy New Year and Happy Valentine's. Lahat ng holiday. Holiday na rin yung birthday ni Papa. Happy birthday. Nakikita mo? Kuhang-kuha niya talaga inis namin ano ni Rama. Ano ka ba? Training nyo yan. For patience kasi kaya nandyan si Chloe. Kaya nilagay yan dyan kasi para umaba yung patience nyo. Para bago kayo marap sa complain at ang haba na ng patience nyo. Anyway, mga kapatid, tama si Chloe. Kung nanonood kayo, this is your time. This is your sign. True. This is your sign para umamin kayo sa nararamdaman ninyo. Mm-hmm. Alam nyo, mahirap yan kapag umamin kayo tapos wala na, too late na. Yung pala yung tao na yun, love-love ka talaga, gusto kong i-pursue, parang, kaya lang parang napanghinaan na din siya ng loob, kaya nag-stop na siya. Tapos yung ready ka na, wala na, hindi na pala siya interesado. Na talagang friendship na lang talaga yung may ibibigay sa'yo. Alam nyo, may gagawin akong cover ng kanta. Ano? Tapos, ano yun eh, about sa taong mahal mo yung gustong-gusto mo. Kaya lang... O tapos? Kaya lang hindi mo masabi sa kanya. And then, biglang umikot yung mundo, tapos yung pala, yung taong gustong-gusto mo is gustong-gusto ka din, hindi lang din maamin. But too late na. Ganun. Yan yung iko-cover kong kanta. Wow! Ipo-post ko na lang sa Barda. Tapos, ngayon, di ba binilan nga ako ni R? Mm. Binilan ako ni R ng gitara. Yun yung regalo niya sa akin ng birthday ko. Mm-hmm. Tapos tinry kong itugtugin yun. Tapos sabi niya, para kanino yung kanta? Sabi ko, wala. Madali lang yung chords. Madali na kasi yung chords. So, yun yung sinabi ko sa kanya. Pero wala naman ako pinapatamaan dun. Madali lang talaga yung chords. I-upload ko yan sa ano? Sa Instagram ko. Simula pa nung una. Para kanino ba yan? Wala, madali lang yung chords. Naging magkaibigan, ngunit di umabot ng magkaibigan. Yun! Wala tayong, alam mo, madali lang yung chords, kaya hindi natin ano, hindi natin masyadong kailangan problemahin kung para kanina yung kanta. Sabi nila. Yes, Patch Kiwa. Simula sabi nila, hindi ka daw nakakasulat ng kanta kung walang inspirasyon. Kahit ang galing ni Patch. Yung chords. Oo, ang galing ni Patch Kiwa. Ano yung lyrics? Simula pa nung una. Oo. Hindi na. Oo. Maintindihan nararamdaman. Okay. Naging magkaibigan, ngunit di umabot ng magkaibigan. Oo. Tanggap ko na noon. May kasunod na yun na pangalan eh. Tanggap ko na hanggang friends lang. Tanggap ko na hanggang friends lang. Ganon. Pero ano mo? Masagiging open kami sa isa't isa. Hoy! Nung maging, wala na. Dati kasi parang alam mong awkward Kasi nga. Kumbaga may pinoprotektahan mo yung kasi nga. Feelings niya, ganon. Pero ngayon kasi very open na. Kasi nga, bakit may awkwardness? Ayun nga, hindi ko na. Hindi mo bakit naman siya ba? Best friend. Ayun nga, hindi ko naman siya best friend. Bakit nga? Ewan ko, kayo lang nakakaramdam nun. Tapos ayun,
hanggang pero sa... Pero masarap ang steak ng Wolfgang. Tinanong pa siya. Sabi ko sa kanya, pinapakilala mo na ba? Napakilala mo na ba? Alam ko lahat ng ano dinadala niya sa Wolfgang. Eh. Ayaw akin with family. Hinard lunch eh, no? Oo. Eh, saks lang. Saks lang. Sabi ko sa kanya, manonood kami ni R ng Lainey. Sabi ko sa Cebu. Sabi niya, gusto daw niya bumili ng tics. Kaya lang baka hindi naman daw sila umabot ng October. Malay mo naman. Ganun siya ka-open sa akin. Mm-hmm. Ina-open niya na yung mga ganung bagay. Pero, sa mga may best friend dyan, or kahit hindi best friend, kahit friends lang, kahit friend lang, but case-to-case basis pa din ha, of course. Hindi, 2 episodes lang daw. Sorry. Hindi ko pa repren. Two eps lang daw. Kahit friends nyo lang, mga kapatid, di ba? Wag nyong itago kung ano yung nararamdaman ninyo. Eh, maging stiff kayo sa naging desisyon ninyo. Eh, kung hindi kayo gusto ng taong yun, eh di, goodbye. Kasi halata naman yan sa actions ninyo eh. Kahit itago mo ng itago, diba, maayain ka mag-Wolfgang. Bibilan mo ng kape. Alam mo yung favorite na kape niya na in-order sa kung saan-saan. Tapos, hindi mo nare-reimburse. O nga, hindi ko pa nare-reimburse yung kapon. Hindi mo nare-reimburse. Diba? Tapos, halata naman yun kapag may romantic feelings ka doon sa isang tao. And, minsan kasi, hindi naman maitatanggi yun. Ang problema lang kasi kung paano niya tinitake yung mga actions na ginagawa mo sa kanya. So, let's say, mag-friends kayo, nag-e-effort ka, pero siya parang na-awkwardan na, na parang, ha, nararamdaman niyang, hindi naman siguro tanga yung tao na yun. Alam niya naman na may romantic feelings ka para sa kanya. Diba? And, unless talagang, yun yung sinasabi nila na from childhood talaga, yun yung best friend mo talaga na simula pa nung 5 years old kayo, 7 years old kayo, talaga magkasama na kayo. Talagang lumaki na kayo kasama sila. And iba din yung best friend na napag-openan mo lang ng sama ng loob. Either kumukuha ka lang ng care sa tao na yun, diba? Pero hindi, not necessarily best friend. Kasi magkaiba, tandaan nyo, iba ang best friend sa best friend na may kasamang romantic feelings. Iba yon. Anyway, thank you very much, ma. Ewan mo, pakita mo. Kuya Gami! Paki-zoom naman, may papakita daw. Paki-zoom daw, may papakita daw siya. I-ano mo nga muna sa... I-zoom mo lang yung cellphone ni Ma'am Sen. Kunin mo yung ano, yung phone ko. Ayan. Super zoom mo muna. Super zoom mo daw, Kuya Gami. Para bago ko i-explain yung papakita ko. Yan! Huwag kang gagalol, Gami. Tsaka lang. So marami ka bang napatay? Wait lang. Diyan ka lang. Marami ka bang napatay? Grabe yung strategy mo dyan, no? Grabe strategy mo. Grabe multitasking mo dyan, ha? Bilis ang daliri. Rena, ini mo ang kalaban. Ito mo na dami na natin. Daming napatay ni Gami, ha? Ay, Diyos ko, benta ka talaga, kuya. Anyway, mga kapatid, thank you very much sa mga nakasama po natin ngayong hapon. Maraming salamat po again, Move It, Discarding Tapat, and Grand Adult Diapers, Robust, Fortune Pay, maraming, and Tap, maraming salamat po. At ako po si Shari naman, isang magandang hapon po sa ating lahat.
At ako naman si Marcel Tulfo Tungol. Syempre ang Robas at Robas Extreme po ay available sa all leading drugstores nationwide. At syempre huwag kalimutan i-download ang Fortune Pay. So saan ka pa? Fortune Pay na. Again, bukas pa muli 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bartikulan. Serious.